7 years ago, she was an ugly duckling at ignorante para sa kanyang stepsister. Ngunit ang hindi niya makayanan ay ang insultuhin sa nito sa harap ni Lucas Monteblanco, ang playboy nobyo nito. Lalo pat mukhang isa rin to sa nagtatatawa sa kanya. Lumayo si Mayumi na baon ang hinanakit para kay Lucas at ang pangakong balang araw, pamumukaan niya ito. Now, here she was, a totally different woman. Beautiful, sophisticated, and successful. Ngayon halos maglumuhod ng mga lalaki sa kanya. Isa na sa mga yon si Lucas pagkatapos sa muli nilang pagkikita. Still deadly handsome as ever. Halos pagsilbihan siya nito na parang prinsesa, maangkin lamang siya. Natatanggihan ba niya mga yakap at halik nito kahit gusto niyang ibalik ang sakit ng kalooban na ginawa nito noon sa kanya? Lalo pat isang napatunayan niya, mahal pa rin niya ito. Pagpasok na pagpasok sa ladies room, matamang pinagmasdan ni Mayumi ang kanyang sarili sa salamin. Pagkuha ay may kinuhang magazine sa loob ng kanyang bag. Binuklat iyon sa isang tiyak na pahina. Ang artikulo ay tungkol sa makabagong technology sa pagpapaganda at sa cosmetic surgery. Wala na talagang imposible ngayon para gumanda. Sabi niya sa kasamang best friend, si Danica, na nagli-lipstick. Napatingin to sa kanya mula sa salamin. Tingnan mo itong mga litrato before and after the operation. Patuloy niya. Ang sarat na ilong napapatangos. Ang kilay at pelikmata nagbabago ayon sa ikagaganda mo. Kung gusto mo magkaroon ng magandang cheekbone, pwedeng-pwede na. Ito pa, kung gusto mo magkaroon ng dimples dahil naingit ka sa ibang may dimples, hindi na imposible. Kaya yung pangarap kong maibalik sa dating kinis ang mukha kong pinagdaanan na maraming tagihawat, maaari na. Natawa ng mahina si Danica. Alam mo, Mayumi, nagtataka na ako sa'yo lately. Dati naman di ka gaanong conscious sa itsura mo. Basta ka mo ikaw ang laging top sa klase. Total sabi mo mas importante ang beauty na hindi nakikita ng naked eyes. Nangiti siya ng mapakla. 20 na ako next month at wala pa nagiging boyfriend dahil walang naniligaw sa akin kahit isa. Pag-graduate na ako at naging successful businesswoman, marami na rin manliligaw sa'yo. Pangungonsola ng kaibigan. Muling tinitigan ni Mayumi ang sarili sa salamin. Nung una, hindi niya gaanong pinoproblema ang itsura niya. Hindi naman kasi siya pangit, pero hindi rin masasabing maganda. May physical traits man siya na matatawag, nababaliwala dahil sa kanyang iba pang flaws. In other words, wala siyang appeal. Bukod sa maliit siya sa height na 5 feet, may kaitiman pa siya. Maraming dark women pero exotic ang beauty, dahil namumukod pa rin likas sa kagandahan. Hindi matangos ang ilong niya, pero hindi rin naman pango. Ang buhok niya matigas ang texture at mahirap i-manage. Wala rin sa proportion ng kanyang figura, kaya paano ba naman siyang maliligawan? Pero mula na mag-asawa ulit ang mommy niya 3 years ago, tumira sila sa malaking bahay na napangasawa nito. Nagsimula na siya maging conscious sa itsura niya. Aaminin niya, tao rin siyang maingit sa katawan. At na-trigger yun na magkaroon siya ng stepsister na tulad ni Janice na nakapilang suitors. Madalas ito nakakatanggap ng flowers at ng kung ano-nong regalo. Iba't ibang naghahatid, maraming callers sa telepono. Makuha ko lang kahit kalahati ng ganda at sophistication ni Janice, okay na. Mahinang asam ni Mayumi. Kung kastanya si Janice, buto lang siya ng langka. Kung buto ito ng kasoy, butong pakwan lang siya. Isang araw, yayaman ako. Ang kasunod nun, gaganda ako. Amen! Pabinong sagot ni Danica. Tara na nga, baka mahirapan tayong sumakay. Sa Loyola Granville, last na sila nakatira, mura na mapangasawa ng kanyang ina, ang mayaman negosyanteng si Ronaldo Ortega. Logging at cement ang business nito. Bagong asawa, bagong buhay sa ng mommy niya. Okay na sana dahil kahit papaano, nakatapak na siya sa lupang tinutuntungan ng mga rich na tulad ng mag-amang Ortega. Pero habang tumatagal, damang-dama nila ng mommy niya na sampid lang sila sa bahay na iyon. Dinumiro ang mga kilos nila. Mas okay pa rin sa kanya ang bahay nila sa Frisco. Kahit hindi manson, at least, sila ang matatawag na reyna. Nang hapong iyon, kapapasok pa lamang niya sa gate ng manson nang may marinig na malakas sa boses si Janice. Kumulo ang dugo ni Mayumi na makita ang kanyang inang pinapagalitan nito. Napatigil siya sa may bungad ng living room. Alam niyo ba kung magkano yung nabasag yung figurin? Isa sa mga collections ni mommy na nabili pa sa Italy. Hindi ko naman sinasadya. Bala ko nang ilipat ng lugar. Bakit kasi kailangan pakialaman ng mga yon? Hindi porke ikaw ang asawa ng daddy ko, pwede mo nang pakialaman ng lahat na nasa bahay na to. Kung anong kayusan nito ng datna ninyo, hindi niyo na dapat galawin. Gustong magpantig ng tenga ni Mayumi sa inabutang tagpo. Padarag niyang binitawan ng dalang bag at libro, saka lumapit para protektahan ng ina. Sobra ka naman, Janice. Isang piraso na ng figurin para mo ng batang pinagsasalita ng mommy ko. Dahil nga isa sa mga prized possession yun ng mommy ko,
at lahat ng pag-aari ng mami ko iniingatan sa bahay na to. Narinig mo namang hindi sinasadya, hindi ba? Asik din ni Mayumi. Kung hindi niya pinakailaman yon, hindi mababasag. Palibhasa, wala kang alam kung magkano halaga ng mga ganong bagay. Patalikod na sana si Janice nang pigiran niya ito sa braso. Huwag mo kaming tatalikuran. Bastos ka ha? Bakit, taalma ka? Ganting angel nito. Uli-uli, huwag mong sisigawan ng mami ko. Baka nakakalimutan mong asawa na siya ng daddy mo. And so? Taas kilay ang reaksyon nito. And so, dapat mo siyang irespeto. Kung nirerespeto rin niya ang mga naiwan ng mami ko, tama na yan. Mayumi, mag-aaway lang kayo. Huwag na nating palakihin pang malit na bagay na to. Saway ni Angie sa kanya. Mommy, kaya ginaganyan kayo ng Janice sa to eh, dahil pumapayag kayo. Ang yabang mo ah. Sino ba kayo sa tingin mo sa bahay na to? Kumbaga sa pelikula, mga extra lang kayo. Naubos na ang pagtitimpe ni Mayumi. Sa maraming pagkakataon, pinalalampas lang niya ang mga ginagawa ni Janice. Kapag bumibisita mga haklasa at barkada nito, hindi siya pinagkakabalang ipakilala at tahasan ko ipakita nito ang disgusto sa pagtira nila sa bahay na yon. Kailan ba sila nagkausap na hindi ito nagpapatutsada? Kailan ba sila nagkakwentuhan? Kung hindi nga lang siguro takot sa daddy nito at hindi niya inaakalang maiipit ang mami niya, baka parati sila nag-aaway. Pero sa pagkakataong yon na puno na siya, gusto niyang ilampas ang mukha nito sa baldosa. Akmang hahabulin niya nakatalikod ng Janice nang awatin siya ng ina. Tama na anak, tama na. Punong-puno na ako sa babaeng yan, mommy. Baka magsumbong yun sa tito Ronnie mo eh. Eh ano? Eh kasalanan naman ang anak niya. Kailangan tayo makisama. Bahay nila to. Lagi na lang ba? Nakakainis na, mommy. Akala ko sa mga soap opera lang nangyayaring ganito. Pero kapag nasa ganitong natututun ka pala mismo, hindi imposibleng makapatay ka ng tao. Eh giniya na siya ni Angie papunta sa lawn. Talagang ganun lang, Mayumi. Nasa period of adjustment pa tayong lahat. Period of adjustment? 3 years na period of adjustment. Kahit 10 na taon tayo nakatara dito, hindi na magbabago ang ugali ng Janice na yan sa atin. Kung may pupupuntahan lang talaga ako, umalis na lang ako dito. Pagdidiskusyon na naman ba natin yan? Saan ba mas maraming umawala sa'yo? Kung magsistay ka rito o kung aalis ka? Lagi naman ganun ang pinanggigipit sa kanya ng mami niya. Kesyo ang kauling asawa nito ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan niya sa pag-aaral niya. Kesyo kanino naman siyang kamag-anak sisiksik kung sakali. Namumuhay tayo ng komportable rito. Magkasama pa tayo. Hindi ba't yun ang importante? Yung mga ayaw niya ni Janice, petty quarrels lang yan na mga kabataang tulad ninyo. Once na mag-mature kayo, mawawala rin yan. Ugali na ni Janice yan, mommy. Hindi immaturity yan. Saka sa palagay nyo, tatagal pa ako rito hanggang sa mag-mature ako? Mayumi, gumuhit ang pag-alala sa mukha ni Angie. Makagraduate lang ako at makapagtrabaho, mommy. Pababayaan nyo na ako magsarili. Makakaya ko naman eh, pero magkakahiwalay tayo. Nang pakasal ka kay Tito Ronnie, gumawa na kayo ng sariling buhay ninyo. May himig tampong umahon sa kinaupuan si Mayumi at pumasok sa bahay upang pumunta na sa sarili niyang kwarto. Guest room daw yon, ayon sa mga Ortega. Pero bakit katabi ng servant's quarters? Hindi siya sumabay sa hapunan ng gabing iyon. Hindi niya gustong makita ang mukha ng bruhitang sa Janice. Pero past 9, nakaramdam din siya ng gutom, kaya bumaba siya para kumuha ng pagkain. Bago pa siya makarating sa dining room, nakarinig siya ng pagtunog ng doorbell. Siya na ang nagkusang magbukas ng gate. Muntik pa siyang mapaatras na makita ang lalaki na pagbuksan. Artista ba itong bisita nila o isang modelo? Matangkad ang lalaki, dark at matikas ang tindig. Sa unang tingin pa lamang malakas na ang dating nito. May perfect face structure ito na nagbibigay ng overpowering impression dito. Bumaba ang tingin niya sa attire nito. White signature shirt na may coat cam jacket na itim. Bumagi iyon sa tight jeans nito. Casual yet nagawa nitong dalhin ng elegante. Hindi lang siya gwapo. Naisip pa ni Mayumi. For sure galing ito sa isang well-to family. Iyon ang pinapahayag ng mga alahas sa pulsuhan, mga daliri at leg nito. Pati na ang nakita niyang pulang Ferrari na dala nito. Please tell Janice I'm here. Ha? Animoy natuka ng ahas si Mayumi na hindi pa natitipon na nagkakawatak-watak na wiso. Ito na yata ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya. So, bisita pala to ng bruhita niyang stepsister. Marami na siyang nakitang bumibisita rito, pero ang lalaking itong umagaw ng atensyon niya at nakapagpatulala sa kanya. Didn't you hear me, miss? Nakangiti ito, pero para sa sarkasiko at parang naiinis. Pakisabi sa amo mo, nandito na ako. Si Lucas ka mo. Lucas?
Bagay na bagay ang paanan ng lalaki sa mga mata nito at tila malakas sa kapangyarihang taglay. Pero teka, napagkamalang pa yata siya nitong maid. Amo ba kamo? Oo, hindi ka ba isa sa mga maids na Janice? Maid? Nag-arkuhan ng mga kilay niya bilang protesta sa pagkakamari nito. How dare he para isiping isa lang siya sa mga katulong sa bahay na yon? Hindi nga siguro siya mapagkakamalang kabilang sa matataas na Ortega, pero gano'n na ba ang dating mukhang maid? Daig pa niyang dinagukan. And to think na halos matalala sa siya kagwapuhan ng lalaking to. Yun pala, insulto sa pagkataon niyang aabuti niyang malarito. Excuse me, mister, pero hindi ako maid dito. Pairap niyang sabi, sabay talikod para bumalik sa loob ng bahay. Sumunod sa kanya si Lucas. Naupo ka muna, tatawagin ko lang si Janice. She is expecting me anyway. Gwapo sana pero antipatiko rin pala. Bagay nga sila, isang bruha, isang walang pakundangang lalaki. Lumapit si Mayumi sa intercom, pirindot ang numero ng kwarto ni Janice. May bisita ka, naghihintay dito sa may salas. Ah, yeah, si Lucas? Sabihin mo nagme-makeup lang ako ha. Mayumi, offer him anything, huwag mong hahayaang mabor siya. Anong gusto mo? Mag-magic ako sa harap niya o mag-tumbling? Isasagot sana niya. Pero napansin niya nakatingin sa kanya si Lucas. Bababa na raw si Janice. Aniya rito ng lapitan niya. Bakit gusto niya ang pakiramdam na malapit siya rito? Ngunit hindi naman siya makatingin ng tuwid sa mga mata nito. Okay, I'll just wait here. Tumango at gumiti lamang siya. Gusto niyang itanong dito kung anong pwede niyang iserve dito pero bago pa niya magawa, umahon ito sa kinaupuan. Iginalang paningin sa tatlong painting na nakadisplay sa isang panig ng living room. This one is a collector's item. Palagay ko sa Vinicito binili ni Mr. Ortega. Siguro sa kanya yung sinasabi ni Lucas dahil wala namang ibang tao roon kundi silang dalawa lang. Pero anong isasagot niya? E wala naman siya alam sa mga ganon kamamahaling painting. Why am I telling you this anyway? Ano nga palang ideya mo kung saan binili ito ng parents sa Janice? Napasimangot si Mayumi. Nakakadalawa ng Lucas sa tuwa. May gusto kang sabihin? Tanong nito na makitang nakatayo pa siya. Ha? Wala naman. Baka lang ka kumainip ka sa paghihintay kay Janice. Of course not. Hindi naman siguro ako mamamatay sa boredom bago pa makababa si Janice. Antipatiko talaga. Sa loob-loob ng dalaga. What can I offer you? Offer me what? Something na maiinom? Juice, tea, or coffee? No, thank you. I'm fine. You can leave me here. Para na rin itong sinabi sa kanya na hindi siya nito kailangan o naaalibadbaran lang itong naroon siya. Pigay lang ines sa tumalikod na lamang siya. As expected, kung yung mga ordinaryong lalaki nga sa campus hindi itong mapansin, ang kasing gwapo pa kaya ni Lucas ang papansin sa akin? At muli, nag-self-pity na naman siya. Hi Lucas, did I keep you waiting? Nakangiting lumingon ng binata sa may hagdan kung saan pababa si Janice. Sinilubong nito ng bulaklak at halikang babae. No, not really. Kahit 2 hours pa ako maghintay, basta't ikaw ang hihintayin. Bahagya na hakoble si Mayumi sa isang mataas na halaman, salon, kung saan kitang living room, dahil sa nakabukas sa sliding door. At kitang-kita niya kung gaano kaganda si Janice sa suot na cream miniskirt with matching pink shawl. Si Lucas siguro ang bagong boyfriend niya. Hindi siya inggiterang tao, pero lately madalas na siyang mainggit sa stepsister. At lalo pa siya nagkaroon na mas mabigat na dahilan para kaingitan ito. Hindi ka man lang binigyan ng juice ni Mayumi? Tanong ni Janice kay Lucas. Sinong Mayumi? Yung maitim na babae kanina rito? Maitim na babae? Ang sakit naman yun sa pandinig niya. Lalo pat galing yun sa bibig ng lalaking for the first time, nagpapintig ng sobra sa kanyang puso. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganito kalakas na attraction, excitement, thrill at kaba. Yung parang surface ng munang mukha? I mean, bako-bako ang mukha. Dugtong pang-pang-insulto ni Janice sa kanya. Sabi nito at sinundan ng malakas sa pagtawa. Nakitawa si Lucas. Dinig na dinig ni Mayumi ang buong-buong boses nito. Gustong malusaw ni Mayumi sa kanyang kinaroroonan. Hindi baling kutsain na siya ni Janice sa harap ng mga barkada nito at sa iba pang suitors ito. Pero hindi sa harap ni Lucas. Na love at first sight yata siya sa antipatiko at mayabang na Lucas na to. Pero anong karapatan kong ma-inlove at first sight dito? Gayong bukod sa napagkamalan niya ako maid, sinabihan pa niya ako maitim. Lalong wala siyang karapatang managinip ng gising dahil mukhang boyfriend na to ni Janice. Boyfriend? Pero ngayon ko pa lang siya nakita rito. Baka naman kailan lang sila nagkakilala at isa lang si Janice sa mga flings ni Lucas. Hindi yung tipong saseryosohin ito. Mukhang ang playboy. Sa loob-loob pa niya. Mabuti hindi mo napagkamalang maid. Dugtong pa ng kanyang stepsister.
Hindi pa umalis ang dalawa dahil hinihintay namang ito na bumaba ang daddy ni Janice. Actually, I did. Narinig niyang sabi ni Lucas. Muling natawa si Janice. Actually, this is not the first time na napagkamalan siyang May dito eh. But actually, she's the daughter of Angie. Who's Angie? The second wife of my dad. So, that dark lady is your stepsister? Nakita ni Mayumi kung papanong sumimango si Janice sa harap na kumpirmahing stepsister siya nito. Maya-maya ay pababa na si Rolando Ortega. Here's my dad. So, who's this very important person that you want me to meet, Iha? Tanong ng lalaki. Lucas Monteblanco, Dad, my boyfriend. Bakas na bakas sa mukha ni Janice ang pagiging proud habang pinapakilala sa ama si Lucas. Nung isang buwan lang, ibang boyfriend nito. At hindi ito nag-abalang ipakilala yun sa daddy nito. How are you related to the Monteblancos of Southern Luzon? Tanong ni Ronaldo na tila nag-iimbestiga. I am the son of Rafael Monteblanco, sir. Really? Iginagalang ang pamilya niyo sa business world, iho. Matapos ang pagpapakilalang iyon, sumama na si Janice kay Lucas. Lihim pang sinundan ni Mayumi ng tanawang dalawa hanggang sa makalayo ang Ferrari ng binata. Hindi niya alam kung anong impact ang ginawa ni Lucas Monteblanco sa puso niya para manatili siyang gising hanggang alas 3 sa madaling araw at hintayin ang paghatid ito kay Janice. Paghintay na hindi naman nabigo, tumakbo siya sa may bintana nang marinig na may dumating na sasakyan at kitang-kita niya nang bumaba ng Ferrari ni Lucas sa Janice. Akmang papasok na sa gate nang maling hilahin ni Lucas sa braso at marahas na hinalikan. Halik na nagtagal. Kinain sa nang inggit sa nakikitang tagpo. Sana ako nasa sapato sa Janice, kahit ay hindi na halos sila nagkikibuan nito. At sa kabila ng marami niyang reklamo sa bahay na iyon, biglang labara sa isip niya ang pag-alis sa mansyon ng mga Ortega. Saka na, kapag graduate siya at may stable job na upang magsarili. Dahil ba alam niyang madalas na dalaw si Lucas kay Janice? Sinong bisita ni Janice? Tanong ni Mayumi sa kanyang mommy nang marinig niya isang hapon na may kaharutan nito sa swimming pool. Yung bago niyang boyfriend. Tugon ni Angie na abala sa paglalagay ng mga fresh flowers sa isang malaking vase. Napatakbo si Mayumi sa may veranda na nakaharap sa pool. Pakiramdam niya may kung anong pumitik sa puso niya nang matanaw si Lucas. Kahabulan to ni Janice sa tubig. Hindi na siya umalis sa veranda at hindi na rin niya inalis ang tingin ng binata. Hanggang sa hindi sinasadya, nasagi na isang kamay niyang paso ng rose sa ibabaw ng balustrade ng veranda. Natutop na lamang niya ang bibig ng mahulog yon at bumagsak ilang dipang layo sa swimming pool. Bago pa siya makalis sa kinatatayuan para hindi makita rin na Janice at Lucas, natawag na ang pansin ng dalawa. Sabay pang napatinga lamang ito sa kinaroroonan niya at nakita siya nakatayo sa may veranda. Mistula siyang na-freeze sa kinatatayuan. Your stepsister, Janice. Yeah, at mukhang kanina pa niya ito pinanonood. Maybe she's staring at you. Staring at me? Maybe she's got a crush on you. Crush on me? Natawa ang binata. Narinig lahat ni Mayumi ang usapang iyon. Noon siya para nakabawi. Bigla siya napatakbo pabalik sa loob ng second floor ng mansyon. Ngunit dinig na dinig niyang malakas sa tawanan ng dalawa. Kung kanina naliliit siya sa hiya, ngayon galit kay Janice at sakit ng loob sa pagtawa sa kanya ni Lucas ang nararamdaman niya. Pinagtatawanan ito ang damdamin niya para dito. Pinagtatawanan ito ang itsura niya. Gusto niyang maiyak dahil pinagtawanan na ang unang lalaki minahal niya ang kanyang damdamin. But at least, nakilala niya ito hamong maaga pa. Janice deserves him. Pinilit kalimutan ni Mayumi na nakilala niya si Lucas Monteblanco at gusto niyang sisihin si Janice na siyang dahilan kung bakit nakilala pa niyang binata. Isang buwan na nakalipas mula na mangyari yon, nakita na lang niyang paalis ang kanyang stepsister kasama ni Lucas. Saan isasama ng Lucas ayon sa Janice? Tanong ni Angie sa asawa habang naghahaponan silang tatlo. Nang marinig ang pangalang Lucas, nagising ang kanyang interes. Sa Villarreal, sa villa ni Lucas. The place is like a paradise. At mga rich and famous ang mga may villa roon. Bakit marami yatang dalang gamit sa Janice? Ganon pa siya katagal mag-i-stay doon? Si Angie uli. Mga 2 to 3 days daw. Kaswal na sagot ni Ronnie. At pinayagan mo si Janice? Gilalas na tanong ng babae. Si Mayumi tahimik lang na nakikinig. Bukas na bukas ang kanyang tenga. Bakit magta-22 na si Janice? Besides, Lucas comes from a good family. He is rich. Malawak ang hasyenda ng mga Monteblanco sa Southern Luzon. Good looks, wealth, and good family. Lahat ng katangian ay sa lalaking papangarapin ng sinumang babae ay taglay ni Lucas. Sino ba namang amang hindi papayag na maging manugang ang binata? Mukhang botong-boto ka sa Lucas ayan para kay Janice. Untag ni Angie
habang sinasalina ng Diyos ang basa ng asawa. And why not? Ano pang dapat kong alalahanin? Kung si Lucas man ang mapapangasawa ni Janice, I would be very happy. Sigurado naman bang seryoso ng Lucas ayon kay Janice? Muling tanong ng babae na may pagdududa. Sa tingin ko, hindi pagkakaabalahan ng panahon ni Lucas ang anak ko kundi siya seryoso rito. Ang mga binatang Monteblanco ang hinahabol ng babae, in case you do not know. Hindi naman nakapagtataka, the guy is good looking, pag ayaw ni Angie sa asawa. Pero mukhang playboy, yun ang sinasabi ng marami about him. But I don't think it's Lucas' fault, siya ang nilalapitan ng babae, anong gagawin niya? At lahat ng lalaki dumaraan sa ganong period ng buhay niya. Pero lahat ng anak ni Adan, gaano man kabohemyo dumarating sa puntong magkakaroon ng true and last love. And finally, he would settle down and have his own family. At naniniwala kang si Janice ang true and last love ni Lucas? Nakapagtataka ba? Siyempre, ang babaeng pakakasalan ni Lucas ay isang kauri niya. Tulad ng anak ko, maganda, sophisticated, at galing din sa well-to-do family. Habang sinasabi ni Ronnie ang mga yon, nakasulap ito kay Mayumi at hindi nakaligtas iyon sa pansin niya. Sinadya sa kanya ay pinarinig ang stepfather niya mga yon. Kung sa bagay, hindi na yun bago sa kanya. Gasgas na nga ang tinga niya sa paulit-ulit na pagkukumpara nito sa kanila ni Janice. Parating itong pinamumukhang magandang anak nito kaya't napapansin ng isang katulad ni Lucas na balabong mangyari sa kanya. I won't be surprised kung isang araw mamanhika ng pamilya ni Lucas dito. Nasa edad na rin naman siya to settle down. He is 26 according to him. Dugtong pa ni Ronnie. Masarap ang ulam nila pero hindi niya na tinapos ang pagkain. Nag-excuse si Mayumi sa mga ito. Hindi lang nakakawala ng ganang pagkukumpara sa kanina Janice, kundi ang narinig niyang in the near future, ikakasal ito kay Lucas. Mukhang Biyernes Santo mukha mo ah. Bakit na naman? Bakit ba hindi ginawang pare-parehong lahat ng tao? Bakit hindi lahat ginawang mayaman at maganda? Loka-loka, eh di walang kalatoy-latoy ang mundo. Imagine kung lahat maganda, eh di walang karera mga beauticians. Walang kontrabida, puro bida. At di nagkagulo mga beauty pageants sa dami ng contestants? Teka, bakit bigla ka naging senti? Nakaingaw sa tanong ni Danica. In love ako, Danica. Kay Lucas Monteblanco? Obvious naman, no? Mula na makita mong hombre yun, wala ka ng bukang bibig kundi siya. Pero hindi man lang ako napapansin at pinagtawanan pa niyang feelings ko. Kaya nagsa-self-pity ka na naman. Naku, huwag mo lang pag-aksaya ng panahon ng Lucas Monteblanco na yan. Pangako, Danica, 5 to 6 years from now, magta-transform ako nito into a rich, beautiful, and sophisticated woman. At hindi na ako pagtatawanan ng kahit na sinong lalaki. Mamahalin ko. Huwag ka nang mag-senti. Mag-e-enjoy tayo this Saturday. Mag-e-enjoy? Bakit? Invited tayo sa debut ni May. Ang maid na titutukoy ni Danica ay ang classmate nila na anak na major stockholder ng university pinapasukan nila. Invited tayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Mayumi. Oo, nandito ang invitation sa akin. Kumpirma nito. Para sa ating dalawa at sa Manila Hotel ang party. Manila Hotel? Mukhang bonggang party. Ikaw na lang kayang umaten, Danica. Ano? Don't tell me, iisnabin mong party ni May. Naging close kayo dahil sa iyo kumukopya ang bruhang yon at sa'yo nagpapatulong sa mga research papers niya. But, party na magaganda yon, no? Batukan kaya kita, Mayumi. Bakit? Hindi ba tayo maganda? Ikaw lang, Mayumi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na maganda ka? Kailangan mo lang ng improvement. At ang ganda ay nasa tumitingin. What I mean is, ma-out of place lang ako sa party na yon. Gustuhin ko mang umattend. Ikaw talaga? Pinairan mo na naman yung inferiority complex mo. Naiinis ako sa'yo. Basta, attend tayo ha. Wala akong isusuot. Nakapangalumbabang sabi niya. Eh, di humiram ka sa stepsister mo. Hindi naman ako papahiramin nun eh. O sige, ako nang bahala sa gown mo. Basta, attend tayo. Eh, baka hindi ako payagan. Patuloy siya sa paggawa ng alibay. Hindi naman mahigpit ang mommy mo ah. Si Tito Ronnie naghihigpit sa akin. Hindi niya ako basta pinapayagang umattend ng kahit anong social gatherings. Samantalang pinapayagan niya si Janice sa sumama ng ilang araw kay Lucas sa Villarreal. Tarayan mo. Ano bang karapatan niyang higpitan ka? Tatay mo ba siya? Sa mansyon niya kami nakatira. At siya nagpapakain sa amin mag-ina. Lalo pa ngayong pinabenta na niya kay mommy ang dalawang unit ng taxi namin. Para siya na lang daw inaasikaso ni mommy. Alam mo, Mayumi, mula na matira ka sa bahay ng mga Ortega, naubos ng self-confidence mo. Hindi ka naman ganyan na makilala kita 4 years ago. Komento ni Danica. Hindi na lang ko aaten para walang problema.
Makipagsosyalan ka naman. Wala ka namang nakakahawang sakit para itago ang sarili mo sa closet. Pilit pa nito sa kanya. Ano? Sa Saturday, pagpapaalam kita kung gusto mo. Saglit na nag-isip si Mayumi bago nagdesisyon. O sige, a-attend na ako. Ako nang didiskarte kung paano makakatakas kay Tito Ronnie. Mabuti na lamang nasa isang business summit ang kanyang stepfather at mag-o-overnight ito sa Tagaytay. Pinayagan siya ng mommy niya. Kinuha pa nito ang isa sa mga gown ni Janice para ipasuot sa kanya. Tamang-tama namang wala ang stepsister niya. Kasama na naman to ni Lucas. Sa pagkakarinig niya at sa rest house ng pamilya Montiblanco umpunta ng dalawa, 2 days daw doon ang mga to. Bukod sa type niya ang gown na iyon ni Janice, gahol na sa panahon kung magpapasadya pa siya ng isusuot. Impractical pa dahil hindi naman siya hilig magdadalo sa mga social gatherings. Ang problema nga lamang, mahaba sa kanya ang gown. Ginawa na lamang yun ang paraan ni Angie. As expected, bongga ang party. Marami rin silang classmates at schoolmates sa invited, kaya't hindi naman sila na out of place. Nagbukha ang tao si Mayumi. Hindi nakaligtas sa kanyang mahinang komentong iyon mula sa isang table. Schoolmate niya ang nagsalita, si Nick. Isa sa mga kilalang notorious sa campus na muntik-muntika nang ma-expel. Hobby na nitong buskahin ng ilang estudyante at isa siya sa paboritong alaskahin nito. O bakit sumama ang mukha mo? Pansin sa kanya ni Danica habang kumakain sila. Si Nick, nang bubus ka na naman, nagmukha raw akong tao. Huwag mong pansinin, basta ang isipin mo maganda ka. Hindi mo kailangan bulahin ako dahil sa kaibigan kita. Eh talaga naman eh, ngayon ko napansin maganda ang contour ng mukha mo at ang mga mata mo mabibilog, parang palagi nangungusap, pati shape ng lips mo. Hindi ka lang marunong mag-ayos, pero kung nagme-makeup ka, natatakpan ng blemishes sa mukha mo. Saka maganda ka naman palang magdala ng gown na. Ngumiti siya pero hilaw. Kahit pa siguro anong boost ang gawin ni Danica sa moral niya. Ganoon pa rin siya. Si Mayumi na maitim, pandak at baku-baku ang mukha. Sa buong buhay niya, 4 na tao pa lamang na rin ganyan nagsabing maganda siya. Ang mommy niya, ang yumaong daddy niya, ang kanyang lola at ang best friend na si Danica. At ang mga taong yun nagmamahal sa kanya, meaning maganda siya para lang sa mga taong nagmamahal sa kanya. Akma siyang susubo na matigilan. May nakita siyang suka at ikamalik mata niya. O bakit? Bakit para ka natuklaw ng ahas, Mayumi? Pansin sa kanya ni Danica. Nandito siya. Nandito siya, Danica. In-invite din pala siya. Mahinang sabi niya na hindi inalis ang tingin sa umagaw sa kanyang pansin. Ang kutsarang hawak niya na may lamang salad na natiling nakaangat para isubo sana niya. Sino? Si Janice? Hindi. Si Lucas. Si Lucas Montiblanco. Napahinga siya ng malalim. Mabuti na lang pala at sumama siya sa party na to. Akalain ba niyang makikita niya rito si Lucas? Sinundan ni Danica ang direksyong tinitingnan niya. Napabuntong hininga siya, dala ng paghanga sa lalaking maringal na nakatindig sa hindi kalayuan. Casually leaning on the bar na nasa isang sulok ng hall. Sa isang kamay nito, hawak ang long neck wine glass habang isa'y nakasoksok sa bulsa ng slacks nito. Ang interes nito'y halatang nakatuon sa sinasabi ng isa sa dalawang lalaking kausap. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Mayumi na pagmasdang mabuti ang binata na hindi niya nagawa sa mga unang pagkakataon na nakita niya ito sa bahay ng mga Ortega. Bagay na bagay dito ang 3-piece dark suit na suot. Nangingintab ang buhok nitong ayos na ayos. Nakatipon papunta sa likod at may mga ilan-ilang hibla na hinahiya ang bumagsak sa noo. He was less than 6 feet, but Lucas' presence seemed to dominate the area where he stood. Dahil siguro sa confidence ito sa pagdadala ng sarili. Siya ba? Excited na bulong ni Danica. Hindi na ako nagtataka kung bakit na in love ka sa Lucas na yan. Hindi niya inalis ang tingin kay Lucas. Niayon niyang kumarap sa pag-aalalang mawala ang binata sa isang iglap. Pinag-aralan niyang kabuuan nito mula sa distansyang nakapagitan sa kanila. Kapansin-pansin ang broad shoulders nito, the narrow hips, the leanness of his frame as a whole. Bakit siya nandito? Kakilala ba siya ni na May? Naitanong ni Mayumi. Ewan, malamang kaibigan ng elder brother ni May. Teka, dapat kasama siya ni Janice sa rest house nila. Bigla niyang naalala. Anong ginagawa niya rito? Malay ko. God, baka kasama niya si Janice at makita itong gown na suot ko. Pag-aalala ni Mayumi. Iginala ni Danica ang paningin sa paligid. Palagay ko, hindi niya kasamang stepsister mo. Mukha nga. Dahil kung kasama niya iyon, tiyak na nakalingkas na si Janice sa kanya. Ayon niya. Kaya lang baka pagtawanan ako ni Lucas kapag nakitang suot ko to. Pwede ba, Mayumi? Huwag ka makonsyos ng dahil lang sa kanya. Ayaw mo nun? Pagkakataon mo na nga ngayon para mapansin kanya. Malay mo, isayaw ka.
Kapag nalasing siya, maaari pa. Natawa si Danica. Hoy, kumain ka na. Isaserve na yung second course. Untag nito kay Mayumi na hindi na inaalis ang tingin kay Lucas. Hindi na siya napakali ng mga sumunod na sandali. Inagaw na ng tuluyan ng binata ang atensyon niya. Kung saan ito magpunta, nakasunod ang mga mata niya. Para itong politikong palipat-lipat ng mesa. At sino ba siya para mapansin ito? Na magsimula ang sayawan, naiwan si Mayumi sa table nila habang halos lahat nagpunta sa dance floor. Masarap sumayaw. Gustong-gusto niyang sumayaw pero wala naman nagka-interes na iyain siyang sumayaw. Maya-maya may lumapit sa kanya habang inuubos niya ang kanyang pagkain. Kinabahan siya dahil pamilya sa kanya ang tindig nito. Na magangat sa ng paningin, bumilis ang pintig ng kanyang puso dahil si Lucas na nakatayo sa harap niya. Hi! Nakangiti ito ng batiin siya. Pero naging tila sarkasiko dahil nakatingin to sa gaon niyang halatang lisya dahil mahaba. Tila amused din ito na patitig sa mukha niya. Para nababasa niya nasa isip ito base sa ngiting nakalitaw sa mga labi nito. Nagbukhang tao ka at kilala ko yung gaon na suot mo. Hindi niya alam kung naninibago ito sa ayos niya o gusto nitong matawa sa itsura niya. Ano na nga ang pangalan mo? Tanong nito habang hawak ang wine glass. Naupo ito sa silyang nasa harap ng kinaupuan niya. Natigilan siya. Mayumi. Hindi niya alam kung ngingiti o itatago mukha niya kay Lucas. Janice's stepsister, right? Tumango siya. I did not expect to see you here. Ang ibig ba nitong sabihin, hindi nito akalaing makikita siya sa ganong klaseng party? Classmate ko si May sa ilang subjects. Pati boses niya, nahihiyang lumabas. I see. Tatangot-tangot reaksyon nito. Hindi ko rin ina-expect na makikita kita rito. Sabi niya hindi makatingin ng tuwid dito. Business partner ni Papa, ang Papa ni na May. Classmate ko mula high school ang eldest brother niya na si Kit. Paliwanag nito. So, estudyante ka pala? Oo. Anong course? BA. Hindi nabanggit sa akin ni Janice na nag-aaral ka pa. Ang akala ko, isa ka na lang sa mga nagtatrabaho sa mansyon ng mga Ortega. Napayo ko si Mayumi. Hindi nabubura sa isip niya si Lucas, ang image niya na mukhang maid. Bakit nga pala hindi ka sumasayaw? Usisa nito kapag kwan. Mamaya siguro. Pagkaway binaling niya ang tingin kay May. Ang ganda ni May, no? Sabi na lang ni Mayumi para hindi agad umalis sa tabi niya si Lucas. Lalo siyang gumanda sa suot niyang gown. Ayon nito. Kung sa bagay, it's surprising how you females transform yourselves when the occasion demands it. At muli siyang tinignan nito mula ulo hanggang paa. Sinaid na ni Lucas ang lamang alak ng hawak na kupita. Napato ng pansin ni Mayumi sa kamay nito na may hawak doon, slender and lean. The sort of hand that brought thrills to women when they caressed it. Naglikot ang kanyang imahinasyon. She wanted to feel those hands on her face and throat, down to her breast and lower. A quivering sensation affected her whole body. She had discovered a new feeling. Can I get you a drink? Offer nito sa kanya na mapansing wala siyang hawak na sariling kopita. What will you have? May ngiting automatikong gumuhit sa kanyang mga labi. Every nerve in her body was affected by Lucas' nearness and the attention he was giving to her. Idagdag pa ang natural scent nitong nakadaragdag sa panghalina nito. Pineapple juice na lang. Aniya kapag kuwan. Natawa ito ng mahina. Pineapple juice? Napakulot noo siya. Pati ba ang taste niya ay pinagtatawa na nito? Wait, I'll get you something stronger. Iniwan sa nito sandali upang ikuha siya ng drinks. Himala! Nilapitan siya ng dating unapproachable at antipatikong binata at pinagkabalahan pa ng oras. She watched him walk away. There was arrogance and confidence in every lazy stride he took. Ano nga ba nakaka-attract sa kanya kay Lucas Monteblanco? Attracted tulad ng gamo-gamo sa isang apoy? He was not a nice person sa kabila ng nakakailam na physical attributes at makapigil-hingang physique nito. Sa ilang pagkakataon na patanay niya sa sariling hindi si Lucas ang may pag-uugaling gusto niya sa isang lalaki. Masyadong lustang ang superiority nito na nakaka-intimidate sa kanya at lalo nagpapalala sa kanya inferiority complex. Kaya siya nainggit kay Janice dahil napaamo nito ang isang katulad ni Lucas. Kapag magkasamang dalawa ang tingin niya rito ay nagiging gentle. Nakikita niyang tender ito sa kanyang stepsister. Hindi sarcastic at hindi mapang-insulto ang mga mata, kundi isang romantikong Lucas. At bagamat ignorante siya sa art of lovemaking, she knew for sure that Lucas was an expert. He would not gain his reputation for nothing. He was amorous yet a playboy. Ganun na lang kung magpalit ng girlfriend. Isang lalaking tinuturing na laro lang ang pag-ibig. Maya-maya pabalik na si Lucas sa kanyang kinaroroonan.
Nakita niya ako papanong sumunod ang tingin ng mga kababaihan sa binata, kahit na yung mga nasa dance floor. "Thank you," kiming sabi ni Mayumi nang iabot ito sa kanyang basong kinuha nito. Sa tensyong inabot niya dahil sa presensya ni Lucas, wala sa loob na ininom niyang laman ng baso sa isang inuman lang. Maya-maya lang nakaramdam siya ng pag-iinit ng buong katawan. Mabilis ding umikot ang kanyang paningin. Nasapo niya ang noo at sandaling ipinikit ang mga mata. Ngunit pinilit niyang dumilat uli. Nag-alala siyang baka umalis sa tabi niya si Lucas. Alam niyang hindi mag-aaksay na mahabang panahon ang binata para sa kanya. "You're trembling." Tila amused na pansin nito. "Medyo nahilo ko. Ano ba tong drinks na binigay mo sa akin?" "Vodka." "Vodka?" Nagigilala sa tanong niya. "Bakit? Ngayon ka lang ba nakatikim niyan?" "Oo." Sagot ni Mayumi habang tinitingnan ng paligid at tinitiyak na hindi umiikot ang kanyang paningin. Natawa si Lucas. "Halos maubos mo sa isang inuman lang. Yun pala, hindi mo naman alam kung ano yan. Akala ko kasi juice lang to." Napahagalpak na to ng tawa habang nakatingin sa kanya. Kahit na halos nilaman ang tawang iyon na malakas sa tugtog, malinaw sa kanya na nang iinsulto ito. Pinagtatawanan nito ang kaignorantihan niya. "When were you born, lady? Para kang di stepsister ni Janice. Bakit di ka magpatulo sa kanya? Kahit ang tequila at iba pang strong wine, iniinom niyang parang juice lang. Vodka lang binigay ko sa'yo, nahilo ka na?" Namula si Mayumi. "Hindi kasi ako umiinom. Kahit ladies drinks, hindi pa ako nakakatikim." Pag-amin niya. "I think I better get you a glass of juice." Ani Lucas sa mahalatang hindi pa siya nahihimasmasan. Pagbalik nito, may dala ng pineapple juice para sa kanya and another glass of wine para sa man sa sarili nito. Mukhang hindi lamang ito sa babae eksperto, kundi pati na sa alak. Inilapit pa nito sa kanyang inuupuan ito sa kanya. "Feeling better?" Tama ba yung nahihimigan niya sa tanong nito? Nag-aalala ito para sa kanya. O may pakiramdam lang itong responsable ito sa pagkahilo niya dahil alak ang kinuha nito para sa kanya sa harap ng juice. "Yes, thank you." Ani niya matapos mahugasan ang lasa ng juice, ang lasa ng alak na naiwan sa lalamunan niya. "You should be extra careful next time. Baka may magbiro sa'yo at painumin ka ng kung ano-ano." Himala ng mga himala. Biglang nagpakita ng concern sa kanya ang lalaking lagi ng antipatiko sa kanya kapag nagkikita sila sa manso ng mga Ortega. "Shall we dance? Kaya mo na bang sumayaw o nahihilo ka pa?" Tama bang narinig niya? Niyayaya siyang sumayaw ni Lucas? Parang di siya makapaniwala. She felt elated, ngunit saglit siyang natigilan. Hindi kaya ginugood time na naman siya nito? Hindi kaya nakikita lang ito ng laruan sa katauhan niya? "Sorry, hindi ako marunong sumayaw eh." Labag din sa loob ni Mayumi ang pagtangging iyon, pero mas ayaw naman niyang patuloy siyang pagtawanan nito. "Hindi ka marunong sumayaw?" Anitong parang di makapaniwala. "You're so naive. Ang dami mong hindi alam. Basically kasi hindi ako sociable na tao. Saka nang malipat kami sa manso ng mga Ortega, hindi na ako nakatend ng kahit anong party kaya hindi ko alam ang mga latest dance steps. Iba na lang ang isayaw mo, Lucas." "What if I tell you I don't take no for an answer? And you don't have to worry, Mayumi. Tuturuan kita. Hindi naman mahirap sumunod sa music." Nang kunin ni Lucas ang kanyang kamay, nawala na siya ng lakas sa tumutol. Para siyang nananaginip pero nakakasiguro siya, totoo ang lahat na nangyayari. There she was. Kasayaw ng lalaki na nakakatawang sa itsura niya. She was nervous. Pakiramdam niya, lalagdan din siya habang nagsasayaw sa ni Lucas. At lalong hindi na niya alam ang gagawin nang mapalitan ng mabagal na pisang tugtog. Gusto niyang mapapikit ng maramdaman ang isang kamay ng binata sa kanyang bewang. "You're trembling." Pansin ito sa kanya nang hawakan ito isa niyang kamay. Gusto niyang lumabag sa kinatatayuan dahil hindi niya akalaing magiging ganito siya kalapit kay Lucas. Hindi siya bahagi ng pag-good time ng ginagawa nito? Sa dinami-rami ng babae, bakit siya pang napiling isayaw nito? May pakiramdam siyang may ibang motibo ito kaya siya isinayaw. Ngayong alam na niya kung gaano ito kapilyo, hindi siya dapat masyado magtiwala. "Bakit nga pala hindi mo kasama si Janice?" Tanong ni Mayumi dito. Paraan niya iyon upang basagin ang pagkailang at malakas sa kabang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. "Hindi naman sa lahat ng lakad ko kasama siya. Ang alam ko magkasama kayo sa rest house ninyo. Inihatid ko na siya kanina." Biglang kinabahan si Mayumi. Kung ganon malalaman ni Janice na ginamit niyang isa sa mga gown nito. "Mukhang hindi kayo close si Janice," komento ni Lucas. "Hindi kami magka-level kaya siguro hindi kami nag-click." Napansin niyang kahit papaano, nagka-gain siya ng confidence sa pakikipag-usap sa binata dahil hindi siya nito pinagtatawanan. Nakagawa na rin niyang tumingin ng tuwid sa mga mata nito.
But she is a nice person. She's nice to you dahil fiancé ka niya. Fiancé? Umarkong kilin ni Lucas na para nagpoprotesta. We're not engaged, hindi ba? Natawa ito ng mahina. Yun ba ang sinabi niya? Yun ang akala ko dahil sa mga nakikita ko. May nakita akong gold ring na suot niya, plus a diamond necklace. Well, it doesn't mean that when I give her those gifts, pakakasalan ko na siya. Gustong magpiesta ng puso ni Mayumi sa kanyang narinig. Ano kayang mararamdaman ni Janice kung narinig ang sinasabi niyo ni Lucas? Pero ang akala ni Tito Ronnie, kayo na magkakatuluyan, kaya pinapayagan si Janice na sumama sa iyo kahit saan. Muli itong natawa. Para siyang hindi lalaki. Janice is not the kind of woman na saseryosohin ko. We're just having fun. We enjoy each other's company. Besides, I am not the marrying type. Hindi ka naniniwala sa marriage? Taas ang kilay na tanong ni Mayumi. Interesado siya sa tinatakbo ng usapan nila. Marriage? Lucas' eyebrows lifted a fraction. A female's one burning ambition and a male's downfall. Ganun ba ang ideya nito sa salitang kasal? Ang ibig lang sabihin, isa lang si Janice sa mga babaeng ibinaling nito sa mga laruan nito. Pinaglibangan, pero walang balak pakasalan? Ganon man ang paniniwala nito ngayon. Alam niyang darating ang panahong mapapagod din si Lucas sa paglalaro at makakatagpo ito ng babaeng seseryosohin nito. And he would then settle down to a quiet, normal family life kung saan ang babaeng pakakasalan nito magiging pinaka-importanting bagay sa buhay nito. Pagkatapos ng tugtog na iyon, inatid siya ng binata sa table nila ni Danica. Sinayaw ka niya? Hindi makapaniwalang tanong ang kaibigan nang makatalikod na si Lucas. Huwag mo akong kukurutin. Baka natutulog ako, ayoko magising. Batukan kaya kita, anito. Pero naintriga talaga ako ron, ha? Akala ko ba antipatiko at approachable ang lalaking yon? Nagtataka nga rin ako eh. Hindi siya snob ngayon. Baka dahil marami nang nainom. Natawa si Danica. Pasado alauna, namagaya ang kaibigan para umuwi. Kanina pa ito nagaya pero nagbabaka sakali si Yumi na muli siyang lalapitan ni Lucas. Kakausapin, isasayaw, o kung suswertehin siya, iatid siya sa kanila. Tara na, Mayumi. Hila sa kanya ni Danica. Teka, magpapaalam muna ako kay Lucas. Baka kasi magpresenta siyang ihatid ako eh. Sinayaw ka na lang, nakalimutan mo nung pinaglalaroan kanya kanina. Ano ka ba? Asik nito sa kanya. Tingnan mo nga, napapalibutan siya na nagagandahang bisita ni May. Napahiya siya sa sinabi ng kaibigan, kaya sumama na siya rito. Habang nagpapaalam sila sa birthday celebrator, lumapit si Lucas sa papa ng huli. Nagkaroon siya ng pagkakataong magpaalam sa binata. Mauna na ako, Lucas, aniya rito. Nang balingan sa nito, biglang kumunot ang noon nito na parang noon lamang siya nakita. Samantalang magkausap at magkasayaw sila. What? Sabi ko, uuwi na kami. Oh, yeah. Well, bye. Yun lang? Parang wala itong pakialam sa kanya. Nakalimutan yata kung sino siya. Bakit ba ganito si Lucas? May mga pagkakataong cold and unapproachable at sa isang iglap nagiging accommodating and friendly. Napaka-unpredictable. Napakahirap kilalanin ang tunay ng Lucas Monteblanco. Siguro nga nakatawaan lang siya nitong i-good time kanina. Nakasimango tuloy siyang umuwi. Bakit ba masyado niyang dinadown ang sarili niya? Kahit pa ulit-ulit sinasaktan ni Lucas ang damdamin niya, kahit pa ulit-ulit siyang binibigo, hindi na siya nadala. Inihatid siya ni Danica at ang driver nito. Kinabahan siya na makita sa garahe ang Pajero ng kanyang stepfather. Nandito na siya? Hindi ba dapat bukas pang balik niya? At alam niyang nandoon na rin si Janice dahil nabanggit na sa kanya ni Lucas. Papasok pa lang siya sa living room, narinig na niyang boses ni Ronnie at ang mami niya sa gaming hagdan. Ronnie, please, hayaan mo nang akong kumausap kay Mayumi. Ako nang kakastigo sa anak ko. Nakikiusap ang tono ni Angie. Kaya umaabuso yung anak mo eh. Masyado kayong lenient. Hindi mo nirerendahan. Boses pa lang ng kanyang stepfather, gusto na niyang mapaatras. Kung kanina masaya siya dahil nakausap at nakasayaw niya sa Lucas, ngayon para siyang haharap sa bitayan. Hindi siya gaanong takot sa galit ni Ronnie. Mas tamang sabihin galit siya sa ginawa nitong trato sa kanya. At nag-aalala siyang ang mommy niyang maiipit sa oras na harapin siya nito. Anong gusto mong palabasin, Mayumi? Na hindi mo nirerespeto ang batas ko sa bahay na to? Nagagawin mo pa rin ang gusto mo kahit labag yun sa gusto ko. Singhal ni Ronnie sa kanya. Umatend lang naman ho ako ng dibo ng classmate ko. Nagpaalam naman ho ako kay mommy. Wala akong pakialam. Kung kaninong party ang pinuntahan mo. Ang sinabi ko dahil nakatira ka dito sa bahay ko, dapat magpasakop ka sa akin dahil pinakakain lang kita. Natanaw ni Mayumi si Janice na sumungo sa may hamba ng hagdan. Nagising ito sa boses ng sariling ama. The nerve!
Who gave you the permission to wear my gown? Galit nitong si Ta na makilala ang suot niya. Janice, ako nakialam sa gamit mo. Sabad ni Angie. Marana kasing time para magpatahi pa ng gown si Mayumi. Formal lang party at ayoko lang na ma-out of place siya kaya pinakailaman ko isa sa mga gown mo. Kahit ano pang isuot niya, hindi na magbabago yan. Patuloy ang sabi ni Janice. Hubarid mo agad yan. Pagkatapos palaman mo kaagad. Baka ka pumunta pa sa akin yung mga germs na nakuha mo. And next time na pakialaman yung mag-inang gamit ko, itatapon ko mga gamit niya sa labas ng bahay. There will be no next time, Janice. Wika ni Ronnie. Dahil bibigyan ko na leksyon si Mayumi, hindi siya lalabas sa bahay for 1 month. Bahay, eskwela lang siya. Pati na ang allowance ay puputulin ko for 1 month. Ronnie, protesta ni Angie. Huwag ka na magprotesta, Angie. Gusto kong malaman ng abusada mong anak kung ano ibig sabihin ng salitang disiplina. Lahat ng taong nasa poder ko ay dapat sumunod sa akin. Ngayon, kung ayaw niyang sumunod at magpasakop, pwede siyang umalis kahit anong oras. At galit tong tumalikod at pumanhik sa hagdan. Hindi agad sumunod si Angie, ngunit tinawag to ng asawa, kaya napilitang sumunod. Samantala'y bumaba pa si Janice para lapitan si Mayumi na papasok na sana ng sariling kwarto. Pakialamera talaga kayo mag-ina. Matarin nitong akusa. Tumigil si Mayumi sa paghakbang at muling pumihit para kay Janice. Masama bang manghiram? Hindi nyo hiniram. Ninakaw nyo. Tingnan mo ang gown ko. Nagbukhang duster ng isuot mo. Hindi ko ninakaw to dahil ibabalik ko rin sa'yo. Ayoko nga sanang isuot eh, kaya lang wala na akong choice. Antipatika ka talaga. Look who's talking. Taas noong sabi niya rito. Sino kayang mas antipatika sa ating dalawa? Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang tipo ng babaeng seseryosohin ni Lucas. What did you say? Pakiulit nga. Nanlaki ang butas ng ilong nito, lalong lumapit sa kanya. Nabigla si Mayumi sa pagkakasabi ng huling salitang binitawan niya. Hindi nga pala niya dapat sinabi yun kay Janice. Ano ka mong sinabi mo? Tinabig siya nito sa balikat. Janice, ano ba? Tama na yan. Saway ng mami niya na baling sumungaw sa may hagdan. May gusto lang ako linawin dito sa intrimidididang anak ninyo. Muli siyang hinarap nito. Bakit nabanggit mo si Lucas? Nakita kami sa party ni May. Napilitan na rin siyang umamin. Bakit ba mag-aalala siyang masaktan ng feelings nito? What? Nakita kayo? Ang sabi niya pinatatawag siya ng twin brother niyang si Luke, kaya hinatid ka niya ako rito. You're lying. Gumagawa ka lang ng usap. Huwag kang maniwala kung ayaw mo. At tumalikod na si Mayumi. Natulog na kayo, mommy. Sorry kung nakagawa na naman ako ng poproblemahin nyo. Ngunit hindi siya tinigilan ni Janice. Sumunod na rin to. What did Lucas tell you? Ayoko na sanang sabihin to sa'yo pero makulit ka. Nabanggit ka sa akin na kung sakaling magsasettle down siya, hindi ka ang babaeng pipiliin niya. Liar! Lucas won't tell that. Gigil na sabi nito. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nagmamadali na siyang pumasa sa kwarto niya. Hanggat maaari, nagpapakita siya ng katigasan sa harap ng mag-amang Ortega. Pero ang totoo, mahina rin siya. Umiyak din siya kapag nag-iisa na siya sa kwarto. Sa galit, sa ina sa buong sitwasyon at sa awa sa kanyang ina. Alam niyang mahal ito ang stepfather niya. Pero alam niyang hindi na masayang mommy niya sa sitwasyon dahil sa trato sa kanya na mag-ama. Nagtitiis lang din siya dahil dito. Parang kwento ni Cinderella na inaapi ng mga stepsisters. Kung sa bagay, ang stepsister niya pinanganak para maging kontrabida sa buhay niya. I'm sorry, mommy. Hindi ko na malayo ng oras kaya ginabi ako ng uwi. Hindi ka dapat naipit na naman. Sabi niya sa ina, nang katukin sa nito sa kanyang silid. Mag-iisang oras pa lamang siya nakahiga sa kama. Katulad niya, halatang umiyak din to. Kasalanan ni Lucas. Sabi ng isang mahinang tinig sa kanyang isip. Pinahamak siya ng damdamin niya para dito. Payagan niyo na lang ako umalis dito, mommy. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Mayumi, huwag mo na akong pigilan, mommy. Alam ko naman, hindi ka sasama sa akin. At alam ko, nahihirapan ka rin sa sitwasyon. Kailan mo pa akong ipakisama. Madalas naiipit ka. San ka naman pupunta? Makikitira muna ako kina Danica hanggang sa matapos ang sem na to. Pagkatapos, pupunta ako ng Davao kina Lola Tarsing. Doon ako magpapatuloy. Sa Ateneo de Davao. Hindi ba... Nasa Italy si Tita Nori. Magpapatulong ako sa kanya na makapagtrabaho doon pagka-graduate ko. Mayumi. Muli, tumulo ang mga luha ni Angie. Kaya ko ng sarili ko, mommy. Huwag na kayo masyado mag-worry sa akin. Kapag stable na ako, tatauhan na kayo dyan sa asawa nyo. Kukunin ko rin kayo. Sakay ng barkong papunta ng Davao si Mayumi ng umagang iyon. Sa wakas, pinayagan din siya ng mommy niya.
Tinapos na niya ang semester at balak niya sa Davao na ipagpatuloy ang dalawa pang nalalabing semester bago siya makatapos ang business administration. Masakit mang tanggapin walang nangyari maganda sa kanyang first love, kalilimutan na lang niya si Lucas. Nasa Davao ang pamilya ng mommy niya. Buhay pa ang kanyang Lola Tarsing. Nang huli nila itong dalawin ay nung nakamamatay lang ng daddy niya. 10 taon lamang siya noon. Ngunit si Lucas pa rin na nasa isip niya sa gitna ng paglalayag ng barkong sinasakyan. Kung si Janice nga na maganda na, hindi niya sineryoso. Ako pa? Sabi niya sa sarili habang nagpapahangin sa upper deck sa tabi ng railings. Nang matawag ang pansin ng dalawang babae, ang isang matanda na, puti ng buhok at may hawak ng tungkod sa paglakad. Ang kasama nito'y umaalalay rito na sa tansya niya nasa mid-30s ang edad. Naalala niya ang kanyang Lola Tarsing. Siguro mga ganito na rin katanda ang kanyang abuela. Lola naman, huwag sabi kayong lumapit sa railings. Delikado na para sa inyo. Saway ng babaeng nakasunod sa matanda. Pabayaan mo nga ako, Lucy. Gusto ko lang magpahangin. Nangiti si Mayumi sa pagiging matigas ng ulo ng matanda. Sa may kinararoonan niya ito lumapit. Lola, delikado nga ho eh. Baka madulas kayo at mahulog. Lagot ako ka na senyorito pag nagkataon. Sabi ng tinawag na Lucy. Ginagawa mo kung parang bata, Lucy. Napatingin sa kanyang matanda. Nginitian siya nito. May katwira naman ho si Lucy na paalalahanan kayo, Lola. Delikado ho kasing madulas kayo sa tabi ng railings. Aniyang sumungaw ang palakaibagang ite sa mga labi. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin, iha. Hindi ko nalanghap ito sa Maynila. Kaya nga ayoko mag-aeroplano at mag-helicopter dahil gusto ko makalanghap ng hanging dagat. San po bang punta nyo? Sa Davao City kami, iha. Pareho ho pala tayo. Tagaroon ka ba? Tagaroon ho ang mami ko. Nandun ho ang mga kamag-anak ko. Masarap ang magbiyahe sa barko, hindi ba, iha? Oo nga ho. Ano nga palang pangalan mo, iha? Mayumi po. Ako naman si Candida San Juan, Viuda Lilianes. At ito si Lucy. 34 na pero dalaga pa. Tumandang dalaga, kakaalaga sa akin. Natawa ang matanda. Ganoon din si Lucy. Pero Lola Sanding na lamang itawag mo sa akin. Sino nga palang kasama mo sa biyaheng to? Patuloy nito. Nag-iisa lamang po ako. Bakit? Nasa namang magulang mo? Uli na po ako sa ama. Ang mami ko naman po may naiwan sa Maynila. Nag-asawa na po kasi siya. At dahil po nag-asawa na, pinabayaan ka na mag-isa? Eh, hindi naman ho. Sagot ni Mayumi na hindi na itago ang kalungkutan sa tinig. Maaga rin ako na byuda, iha. 44 anyos pa lamang ako noon. Pero hindi ko hinangad na mag-asawa pa uli. Itinaguyod ko na lamang mag-isang tatlong anak. Magaganda na mga buhay nila ngayon. Nasa Amerika ng bunso ko at may sarili mga restaurant doon. Ang aking pangalawa at ang aking panganay nagtutulong sa mga negosyo na iwan ng aking esposo. Ang gusto ng mga anak ko ngayon, magbilang na lamang ako ng mga apo at tapos sa tuhod. Ang hindi nila alam, lalo na kapanghihinang walang ginagawa. Marami pang kinuwento sa kanya si Lola Kanding. Likas itong magiliw at palakwento. Maya-maya, inutusan ito ni Lucy na bumili ng pagkain para sa kanilang tatlo. Amused na amused si Mayumi sa pakinig sa mga kwento ni Lola Kanding. At iyon ang kinatutuwa niya. Para bang napakadali siyang kinagiliwan at kinagaanan ito ng loob. Salamat na matahakita siya ng kaibigan sa barko. Hindi magiging kabagot-bagot ang 24 na oras na biyahe niya. Inimbita pa siya na matanda sa first class cabin nito at gabi na nang lumabas siya roon. Malalim na ang gabi pero nasa labas pa rin siya ng cabin niya si Mayumi. Mas gusto niya magpahangin sa deck. Maalinsangan kung hindi lang pinapawi yun ang malakas na hanging dagat. Hindi niya maiwasang muling maalala si Lucas. Magkita pa kaya sila ulit ng binata? Kinakapa niya sa sarili ko ano pa natitira niyang damdamin para dito. Galit ba siya rito? Hindi naman galit. May hinanakit lang dahil ilang ulit na pinagtawanan sa nito. Ngunit hindi naman niya masisisi kung hindi naman sa tinapunan ng interes na binatang ginagawa lamang libangan ng magagandang babae. Magaganda, hindi katulad niya. Tumingin siya sa tubig at para niyang nakita roon ang gwapong mukha nito na pinagtatawanan siya ng tunggain niya ang lamang vodka ng basong akala niya i-juice. Hindi lamang siya pangit, ignorante pa siya sa maraming bagay. Hindi siya kasing sopistikada ni Janice. Hindi siya pwedeng ipang-display at ipagmalaki. Gusto kong gumanda. Gusto kong magbago para sa muli namin pagkikita ni Lucas. Tinawag ng fire siren ang pansin niya. Ang akala niya at ng ilan pang pasaherong nasa deck din na kinaroonan niya ay fire drill lamang iyon. Pero bakit wala man lang silang announcement na magkakaroon ng fire drill? Tanong na isang babaeng malapit sa kanya. Kung magkakaroon ng fire drill, dapat nilalagay nila yon sa news sheet na binibigay nila sa bawat cabin.
Bakit biglaan? Kinabahan siya. Totoo ang sunog, hindi fire drill lang. Sigaw na isang lalaki. Nagsimulang maalarma ang iba pa. Lalo pa nang makita nilang usok sa isang bahagi ng barko. Maya-maya pa'y narinig na nilang boses ng captain. Your attention, please. Sabi nito sa tinig na kalmado pa rin naman. Do not panic. Wala ho kayong dapat ipag-alala. Isang maliit na sunog lamang nasa engine room. Eh, wala naman palang kaso yun eh. Sabi niya sa ilang naroon. Pero nagtaka pa sila na magsalita ang isang crew ng barko. Kunin niyo ang mga life jackets niyo at magpunta kayo sa mga lifeboat sa lilipatan ninyo. Huwag kayong magpapanik at magkakagulo para maayos ang lahat. Muli siyang kinabahan. Akala ko ba maliit lang nasunog sa engine room? Bakit ililikas sa mga pasahero? Maya-maya pa, nagtakbuhan ng mga tao papunta sa isang direksyon sa kinaroroonan ng mga lifeboats sa paglilipatan sa kanila. Panay ang reminder ng kapitan ng barko na huwag magpanik ang mga pasahero, ngunit parang wala nakakarinig na yon. Nagsimula na magpanik ang marami. Nagkakagulo na, nagsisigawan, nagtatakbuhan. Malaki na ang sunog! Sigaw ng ilan. Sa tingin ni Mayumi, mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa in-announce ang kapitan. Bigla niyang naalala ang mga nakaraang sakuna na sa dagat kung saan marami ang namatay. Diyos ko, katapusan ko na po ba ito? Nakita niyang kumakapal ang maitim na usok. Nagising na mga natutulog ng pasahero, kaya lalo pang nagkagulo. Bigla siya nangatog mula ulo hanggang paa. Sa ilang saglit na palalasit siya at pinanood na lamang ang mga tao nagkakagulo. Naroong mabunggo na lamang siya ng mga taong nag-uunahan na makalipat sa mga lifeboats. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nakadama ng ganito katinding takot. Nakaamba ang kamatayan at nag-iisa siya. Walang karami sa sitwasyon. No, ayoko pang mamatay. Kailangan makalipat ako sa lifeboat. Sumama na iyon sa hugo sa mga taong nag-uunahan sa lifeboats. Marami nang umiiyak, nagpapalahaw ng saklolo, nakapangingilabot ng pag-uunahan sa kaligtasan. Sa gitna ng ganong sitwasyon, natawag pa rin ang pansaya ng ilang bata na kakaawa, pati na ang matatandang nagkakandarapa dahil dinadaan-daanan lamang ng mga mas malalakas. At sa dami na nagkakagulong tao, nakita niya si Lucy. Si Lola Kanding! Biglay naalala niyang mabait na matanda. Tulungan mo, Mayumi. Iniwan ko sa kabin namin ang matanda. Nasa disco kasi ako sa itaas. Nang balikan ko siya, makapal ng usok sa koridor, papunta sa kinaroroonan ng kabin namin. Kung tutuusin, pwedeng-pwede na siyang lumipat sa isa sa mga lifeboat doon. Pero hindi kaya ng konsensya niyang mamamatay ang matandang naging kaibigan kaagad niya. Gusto niyang makatiyak na kasama ito sa mga makakaligtas. Halika, balikan natin siya, Lucy. Pero baka hindi mo na matagalan ng usok, Mayumi. Bigla siyang bumalik sa ibaba. Hindi niya hinintay na sumama pa sa kanya si Lucy. Palaki na ng palaki ang sunog. Sinalubong siya na makapal na usok nang dumako siya sa kinaroroonan ng cabin ni Lola Kanding. Sumalubong siya sa mga tao nagkakagulong palabas. Lola Kanding! Sigaw niya. Pinalakas ang kagustong mailigtas ang matanda ang loob niya. Sinalubong niya ang mga taong palabas ng mahabang koridor nang marinig siya ng boses ng pamilyar sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi nga siya nagkakamali. Boses iyon ni Lola Kanding. Lola Kanding! At sa gitna na makapal na usok, naaninag niyang matandang namamaybay sa gilid ng mahabang pasilyo. Wala nang tungkol dito kaya't nahihirapan itong lumakad. Niyakap kaagad niya ito nang malapitan niya. Ano nangyayari, Iha? Are we going to die? Hindi, Lola. Makakaligtas tayo. At inakay niyang matanda papunta sa upper deck kung saan sila makakalipat sa lifeboat. Naroong mabunggo sila ng mga taong nagtatakbuhan. Natumba si Lola Kanding, ngunit pilit niyang tinayo. At kahit hirap na hirap siya, pinilit niya itong dalhin papunta sa kaligtasan. Unahin niyo itong matanda. Sigaw niya sa mga taong nag-uunahan at nagbabalyahan. Habang si Lola Kanding panay ang usal ng dasal habang hawak ang rosaryo nito. Hindi talaga namin alam kung paano ka pa sasalamatan for saving our mother's life, Mayumi. Sabi ng panganin anak ni Lola Kanding na si Celso. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na hindi na namin makita si Mama. Segunda ni Alma, ang pangalawang anak. Kasama sila sa marami namang nakaligtas sa nasunog na barko. Agad silang sinundo ng pamilya ni Lola Kanding nang mabalitaan ang sakuna. Nag-iiyakan ng mga ito sa pag-aalalang kasama sa mga hindi nakaligtas ang kanilang mama. Nakaligtas din si Lucy, ngunit dahil sa hiyan nito sa mga liyanes, hindi na ito nagpakita pa. Mahal namin ang mama namin. Siya na lang pinakamahalagang tao sa aming pamilya. Sabi ni Celso, how can we repay you sa ginawa mo kay Mama Mayumi? Tanong ni Alma. Tama na ho yung pasasalamat ninyo. Kinabukasan pa,
Nakauwi si Mayumi sa bahay ng Lola Tarsing niya dahil na rin sa kagustuhan ng pamilya ng Lola Kandeng. Pagkatapos sa pagkakaligtas sa matanda, tinuring na siya importanteng kaibigan ng mga Lianes. Na mga sumunod na araw, pinasyal pa siya ng mga ito sa malawak na farm ng pamilya. Hindi niya akalaing ganoon kayaman ang pamilya Lianes. Bukod sa malaking processing food factory, kung saan ang mga pangunahing produkto ay mga canned fruits and juices, pag-aari ng mga ito isa sa pinakamalaking hotel and resort sa Davao. Hindi mo pa sinasagot ang tinatanong ng mga anak ko, Mayumi. Paano ba namin masusuklian ang pagliligtas mo sa buhay ko? Tanong ni Lola Kandeng habang sakay sila ng Land Rover at naglilibot sa malawak na hasyenda. Hindi naman ho ako humihingi ng kapalit, Lola Kandeng. Okay, let's put it this way. Sa panong paraan kami makakatulong sa'yo? Simple lang ang sinagot ni Mayumi. Pag-graduate ko ho, gusto ko maging successful businessman katulad ninyo. Talaga? Palagay ko hindi ka mahihirapan, iha. Tutulungan ka namin all the way hanggang sa makarating ka sa pangarap mo. 7 years later, umihinga na binagsak ni Lucas ang katawan sa tabi ng babaeng katalik. He felt exhausted but not contented. He is turning 33 next month at sa edad na yon, napapagod na siya sa ganong lifestyle. Bahagi ng araw-araw na buhay niya ang mga babae at walang babaeng dumadaan sa buhay niya na hindi niya na ikakama. Nakakasawa na rin. Wala na siyang makapang-excitement, thrill and happiness sa pakikipaglaro sa lahat ng klase ng babae, artista, models, co-eds, foreigners. Naging boring na sa kanyang pakikipagniig kahit pa ang mga nakakatalik niya, maraming escapades pagdating doon. Honey, what are you doing? Tanong ng Australianang nakatalik niya na makita nagbibihis na siya. I forgot I have an appointment this evening. I thought you'll be staying here the whole night. I have to go, honey. When will I see you again? I'll just give you a ring, okay? But, bago pa makapagprotesta ang babae, natapos na si Lucas sa pagbibihis. Hinablot niya ang coat sa kanasasampayan at nag-iwan ng halik sa mga labi nito. Pagko ay malalaki ang hakbang na lumabas ng condo unit na iyon. Lucas, wait! Lucas! Nagring ang cellphone niya nang palabas na siya ng elevator. Hello, Lucas. Si Luke ang nasa kabilang linya. Yes, Luke, what's up? Is it true na pinagbili mo ng villa mo sa Villarreal? Oo, totoo. But why? I am planning to leave for the States and maybe stay there for good. Nabobore na ako sa buhay ko rito sa Pilipinas. It is not boredom, my twin brother, sabi ni Luke. I think what you really need is to reorganize your life. It's about time you give it a direction and think things seriously. Hindi yung puro babae at pasarap sa buhay ang inaatupag mo. Tingnan mo ko, I am happy being married to the woman I love. Lalo na ngayon, nagkaliwanagan na kami ni Akiko. Nakapag-decide na ako, Luke, ipagbibili ko ng villa ko. May finality na pagtatapos si Lucas sa usapan nila ng kakambal. Davao. Huminto ang sasakyan sa harap ng bagong tayong mansyon. Namamanghang iginala ni Angie ang paningin sa paligid na napapalibutan na naggagandahan at makukulay na bulaklak. Hindi pa rin sa makapaniwalang pag-aari na ni Mayumi ang property kinatatayuan niya ngayon. Halika na, Tita Angie. Naghihintay na si Lola at Mayumi sa loob. Anyaya sa kanya ng pamangking si Meryl. Kanina pa si Mayumi sa harap ng dresser. Paulit-ulit niyang hinahago ng hairbrush ang lambas balikat na buhok habang pinagmamasa ng kanyang sarili sa bilog na salamin. Muli siya napangiti dahil sa nakasiyahan siya sa nakitang refleksyon. Pagkuway na alala niya ang kanyang itsura 7 years ago, maitim, puro butas sa mukhang pinagdaanan ng mga tagihawat na noon ay napista sa kanyang mukha. Matigas ang texture at napakahirap imagine at imanage ang buhok niya at hindi proportion ng katawan. Wala nang bakas na mga iyon ngayon. Ang nakikita niyang refleksyon sa salamin, hindi ng dating Mayumi na punong-puno ng inferiority complex at halos itago ang sarili. Sino ang magsasabing siya na ito ngayon? Ang bagong Mayumi. Makinis, sexy, may air of class and sophistication at puno ng tiwala sa sarili. Handang-handa nang humarap sa mundo ng buong kumpiyansa. She improved a lot na nagpalutang sa noy natatabunan niyang ganda. Ngunit isa ang sigurado niya. She changed for the better. Hindi naman niya pinalitan ng mga ibinigay ng Diyos sa kanya. Gumawa lamang siya ng improvement at ang panlabas sa anyo lamang niyang nagbago. Umahon siya sa stool na kinaupuan. Inayos ang kanyang suot na blusang kulay krema na tinerno sa miniskirt na itim. She gave a last glance at herself of the mirror bago siya umalis sa harap niyon. Kahit si Lucas Montiblanco, malabong makilala pa siya kung muli siyang magkikita. Excited siyang lumabas sa kanugnog na terasa ng kanyang bedroom at nakita niya sinilubong ni Lola Tarsing ang mga bagong dating, ang kanyang mommy at ang kaibigang si Danica. Kailan ba sila huling nagkita ng ina?
Kontento na sila sa malimit na tawagan at sulatan. Umuwi ito sa Davao para magsabit ng medal sa kanya. Natapos siyang magna cum laude sa Ateneo de Davao. Ang huli nilang pagkikita ay lumabas siya ng Maynila para bisitahin to, and that was 4 years ago. Marami nagbago sa loob ng mga taong yon. Nang huli silang magkita, pumipick up na ang business na nasimulan niya dahil sa tulong ng mga liyanes. Pinahiram siya ng puhunan ng mga ito ng walang tubo. Nagsimula siya sa isang maliit na prawn farm. Dumawak iyon hanggang sa makapagpundar siya ng maliit na seafood canning company na hindi niya kalaing magiging ganun kabilis na aasenso. Sa loob ng 4 taon, nag-e-export na siya ng mga seafood sa Delata. From sardines to prawn, daing na bangus, lobster, squids and the likes. Wala siya naging problema sa puhunan dahil nakasuporta all the way sa kanya mga liyanes. Bukod sa puhunan ay ang mga ito rin ang nagturo sa kanya ng mga dapat niyang natutunan sa pagnenegosyo. Sina Celso at Alma rin ang nagbigay sa kanya ng koneksyon na nakatulong sa kanya ng malaki sa pagtatagumpay ng kanyang negosyo. Mommy! Napatingala si Angie sa pinagmulan ng tinig at lumawang ang pagkakangiti niya na makita siya. Ngunit saglit lang at naglaho ang ngiting iyon. Inayos ito ang suot na eyeglasses. Pagkatapos pagtataka naman ang gumuhit sa mukha nito. Mayumi, ikaw ba yan? Yes, Mommy, ako to. Bababa na ako dyan. Parang batang tinakbo ni Mayumi ang palabas ng kanyang bedroom. Hilalunto ng mahabang hallway. Bumaba ng hagdan at tinawid ng malawak na salas. Doon na niya nakasalubong ang kanyang lola, ang kanyang mommy at si Danica. Sinugod na ng yakap si Angie. Mayumi, ikaw nga ba yan? Tingnan mo tong si Angie. Hindi na nakilalang anak. Naiiling na sabi ni Lola Tarsing. Bakit, anong akala nyo? Si Catherine Zeta-Jones itong kaharap nyo? Pabinong sagot niya sa ina. Ako man, di kita nakilala, sabad ni Danica, ang kaibigan naman ang niyakap niya. Hindi ba kami naliligaw ni Tita Angie? Kanina lang namakita namin tong mansion mo, hindi ako makapaniwala ikaw nagpatayo nito. Ngayon nakita kita, lalong hindi ako makapaniwala. Gaga, ako pa rin to. Nakakapanibago talaga, ang ayos mo, ang pagdadala mo ng sarili. Masyado mo kaming sararupesa, Mayumi. Sabi pa ni Danica habang hawak siya sa dalawang kamay at pinagmamasdan. Natatandaan mo yung magazine na pinakita ko sa'yo nung college pa tayo? Mm-hmm. May kasamang tangong sagot nito. Tinago ko yon. Sabi ko sa sarili ko kapag nagka-pera ako, i-improve ko ang sarili ko. Di naman siguro kasalanan sa Diyos na gusto yung nating improve ang sarili natin, ba? Diba? Oo naman. Pero ang sexy mo talaga ngayon, ha? Ano bang pinalipo mo? Pinaghirapan ko rin itong itsura kong to, no? Wala akong pinalipo. Extensive workout ang ginawa ko para magkahugis naman ang katawan ko. I always monitor my diet. Naging regular visitor ng derma clinic. Remember, Lola Kanding? Yung matandang nailigtas ko sa tragedy sa barko nang pupunta pa lang ako dito sa Davao? Mahusay parang dermatologist ang manugang niya. Siya rin nagturo ng mga dapat kong gawin para daw lumabas ang ganda kong nakabaul. Then, pinatan niya rin ako ng course on self-development. Lahat yun. At habang abala ka sa pagpapaganda, abala ka rin sa pagpapayaman? Alam mo naman, kapag ginawa ako, I gave my 100%. Linya ko talaga ang pagnenegosyo. Pasalamat na nga lang ako at nakilala ko ang mga liyanes. Magkahalong sipag, kabutihan ng loob at swerte ang naging dahilan ng mabilis sa pag-asenso ni Mayumi. Sabad ni Lola Tarsing, sumungaw sa dining room si Meryl. Lunch is ready, ladies! Yung mga ginawa ba si ni Lucas Montiblanco ang dahilan ng mga pagbabagong ito sa sarili mo? Seryosong tanong ni Danica. Nasalon lang silang lahat at katatapos tamang kumain. Dumayo ang magkakaibigan sa grupo ni na Angie, Lola Tarsing at ibang pinsan ni Mayumi na masaya na nagkukwentuhan. In a way, yes, malay mo magkita kami uli. Pero alam kong malayo na mangyari yun. Gusto ko na lang mawala ang inferiority complex ko. Gusto ko humarap sa tao na hindi na kayo ko. Hindi nagtatago sa likod mo o ng mommy ko tulad noon. At si Lucas din ang main reason kaya pinilit mong marating ang kanilalagyan mo ngayon in a span of 7 years? Ngumiti ng may pait si Mayumi. Ginamit kong inspirasyon yung pagtatawa niya at pang-insulto sa akin noon. Sabi ko kapag na-inlove ulit ako, ayoko na mapagtawanan ulit. Kahit ako, hindi ko akalain nga abutin ko to ng ganto kadali. Napakalaki ng utang loob ko sa mga liyanes. I'm happy for you, Mayumi. I know you deserve it. Nagpakuha siya ng champagne sa isang maid. Hindi na pala juice ang iniinom mo ngayon. Tukso ni Danica habang pinagmamasdan siya with sheer amusement. Nagiba lang siguro ako sa labas, Danica. But deep within, ako pa rin to. The ever-sensitive Mayumi. But with self-confidence sa dala mo ngayon,
The way you carry yourself, the smartness, the sophistication. Sino pang magsasabing ikaw Mayumi ng lalaking na kayo ko noon? Kasama iyon sa mga natutunan ko sa mga Lianis. Yung humarap sa kahit anong klase ng tao with confidence. Yung attitude na kung kaya ng iba, kaya mo rin. Na walang imposibleng maabot basta't nasa puso mo ang pagsisikap at determinasyon. Dumating ang champagne na hinihingi ni Mayumi. Sinalinan niya ang dalawang baso at inabot ang isa kay Danica. Mayaman ang mga Lianis, but they are down to earth. Para ko na silang second family. Alam mo, naikwento ko kay Lola Kanding yung mga instances na pinagtatawanan at ninunsulto ako ng first love ko. Marami siyang tinuro sa akin. Imagine, siya pang kumuha ng personal couturier ko para bihisan ako ng tama. Cowboy ang matandang yun. Natatawang kwento niya. Uminom siya ng champagne. Sabi ni Lola Kanding, next time daw na magkita kami ni Lucas, siya na daw ang hahabol sa akin. So tama ang iniisip ko. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang songgong yun? Pumorma lang mukha niya. Ang hirap kalimutan ng first love, Danica. Muli siyang lumago. Is he married? As far as I know, hindi pa. Madalas siyang nachichismis sa mga celebrity at socialites. Nailing si Mayumi. He hadn't changed. Siya pa rin ang ever amorous playboy that I used to know. And you better forget him. Because he is not the kind of first love worth remembering, Mayumi. Sa estado at sa ganda mo ngayon, I'm sure nakapilang suitors mo. Sa ngayon, nasa business ang focus ko. Nag-e-enjoy ako sa mga business ko ngayon. Bahala kong mag-branch out pa sa ibang line of products. Lumalaki ang demand ng mga products ko sa abroad, kaya lalaki ang volume ng i-export ko. Balak namin magsosyo ng apo ni Lola Kanding sa pag-e-export ng nata di coco, sweet beans at garbanzos in can, coco jam and the likes. Malakas ang demand ito sa mga neighboring countries natin dito sa Asia. Sino makapagsasabing at 26, milyonarya ka na? Kaya siguro ayaw mo nang bumalik sa Maynila, no? Nagsisiksika ng tao sa Metro Manila, samantalang nandito sa Davao ang lugar at opportunities para pagsabi-business. Pero may balak akong bumalik sa bahay sa Maynila para kay Mommy. At alam mo naman kung saan ko gustong bumili ng bahay? Saan? Tanong ng kaibigan. Sa Villarreal. Guess what, Mayumi? May pinagbibiling villa sa Villarreal. Pagbabalita ni Danica sa kanya. Tumigil siya sa pag-exercise sa stationary bike. Hinugot ang tawa na nakasampay sa hindi kalayuan at tinuyo ang pawis. Saka kinuha sa kaibigan ang hawak nitong broadsheet. Two-story Italian-inspired, 450 square meters ang lote, 200 square meters ang bahay, may attic, malawak ang lawn, may Nipa house sa garden, may maliit na swimming pool at kompleto sa luxurious amenities ang Villarreal para sa mga villa owners. Lahat ni Danica. Interesado ako, Danica. Tawagan mo. Humingi ka ng appointment sa agent o sa may-ari para makita natin. Okay. Nasa loob na isang derma clinic si Mayumi nang tumunog ang cellphone niya. Mayumi, si Danica. Sabi sa kanya ni Meryl na lagi niyang kasakasama. Akin na. Mayumi, magugulat ka sa sasabihin ko sa'yo. Excited ang boses ng kaibigan niya sa kabilang linya. Bakit? Itanong mo kung sino may-ari ng bahay sa Villarreal na nabanggit ko sa iyong pinagbibili. Sino? Si Lucas Monteblanco. Napabangon siya sa kinahiga ang clinic bed. What? Totoo, si Lucas Monteblanco. Of all people, biruin mo yon? Natahimik si Mayumi. Pinilit na nga niyang burahin sa isip ang tungkol dito. Pero bakit parang pinagtatagpo sila ng pagkakataon? Mayumi, hello? Bukaw ni Danica sa pananahimik niya. Yes, Danica. Interesado ka pa bang bilhin ng villa? Hindi ka agad siya nakaisip ng isasagot. Kung bibilhin niyang bahay ni Lucas, siyak na makikita silang muli. Biglang may ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Why not? Pagkakataon na naglalapit sa kanilang binata, hindi ba't magiging matamis para sa kanyang humarap dito? Pagkatapos sa mga panahong pinagtawanan siya nito at ininsulto. Pero natatandaan pa kaya siya nito? O baka kahit ang pangalan niya, hindi na nito maalala pa? Danica? Yes, Mayumi. Natahimik ka na naman. Mas naging interesado akong bilhin ngayon ng villa. Si Lucas Monteblanco mismo ang gusto kong makausap, hindi ang sino pa mang agent. Nakangiting sabi niya. Pagka-off ng sipi, lumabas siya ng klinik at tagsindi na isang stick na sigarilyo. See you soon, Lucas Monteblanco. Bakit pinagbibili mong villa? Tanong ni Devlin, gatsalyan kay Lucas. Nagkakatipon sila sa lawn ng villa nito dahil kaarawan nito. Gusto ko magstay na sa LA. But why the sudden decision? Tanong ni Estefano Gonzalo, ang sumaglit din sa party. Gusto kong gamutin tong boredom na nararamdaman ko.
Marami ka namang pwedeng gawin dito, pare. May mga beses ang pamilya nyo. O kaya pwede mo namang pasukin ng politics gaya ng twin brother mo. It is not my cup of tea. And so is marriage. Pangansaw ni Estefano. Oo nga naman. Segunda ni Anton del Mundo. Baka naman hindi sa buhay dito sa Pinas ka nabobor, kundi sa mga Pinay, kaya sa ibang gubat ka naman manghahunting. Tawanan ang pumuno sa maliwanag na lawn. It's just that parang gusto ko ng mga pagbabago sa buhay, ng mga bagong adventure. Parang may hinahanap akong mukha na hindi ko rito sa Pilipinas makikita. Exacto naman tumunog ang cellphone niya. Binasa niya ang text message mula sa kanyang kanang kamay na si Ferdy. The interested buyer wants to see the villa this Saturday. I'll check your calendar and you're free this Saturday. I will make the arrangement for the trip there. Pagkatapos mabasa ang mensahe, kinontak niya si Ferdy. Yes, boss. Hindi ba pwedeng sa Sunday na lang natin ischedule ang pagpunta ng buyer dito sa Villa Royal? Nagmamadali lang buyer, boss. Napaismid si Lucas. Okay, sige. Sa Saturday, ikaw nang bahalang humarap sa buyer. Ang gusto ng prospective buyer, ikaw mismo makausap, boss, ani Ferdy. Gustong magsalubong ng mga kilay niya. Sino ba itong buyer na to't mukhang demanding? Babae, sir. Isang magandang babae. Isang magandang babae? Parang aso na kaamoy ng buto ang klase ng ngiti na sumilay sa mga labi ni Lucas. Isang magandang babae ang interesadong bumili ng kanyang villa? Biuda, matrona o matandang dalaga? Tanong niya kay Ferdy. Isang batang-batang businesswoman, boss. Isang batang-batang businesswoman na amusias na rinig and at the same time na intriga. Sabado pa lamang na maaga, naghihintay na si Lucas para sa pagpunta ng prospective buyer. Pinasundo niya ito kina Ferdy at sa driver niya sa Makati. Ayon sa kanyang kanang kamay, ay manggagaling pa ito sa Davao. May nakapasa excitement sa dibdib na makilala ang batang-batang businesswoman na sinasabi ni Ferdy. Nang dumating ang Mercedes-Benz sa pinangsundo sa prospective buyer, tiniklop ni Lucas ang Playboy magazine na hawak. Yun ang breakfast niya, bacon and egg, fried rice, lemonade at Playboy magazine. Inayos niya ang sarili. Hindi niya alam kung bakit bigla siya naging conscious sa sarili sa pagharap sa buyer. Isang puting Hawaiian polo with blueprints at white pants ang suot niya. Bumagay dito ang shades at makapal na gold necklace na suot niya. Unang bumaba si Ferdy. Saka nito binuksan ang pinto sa passenger seat. Bumaba ang isang babaeng kayumanggi. Nakapants na maong na t-shirt na bench, sigurado siya. Hindi ito ang buyer. Ang sumunod na boba, isang may kaliitang babae. Sa tansya niya, 5 feet lamang ang height nito. Maputi at napakakinis. Even from a distance, nagniningning ang kutis nito. Nakasuot ng blouse na may floral prints na backless ang style. Nakapulupot sa batok ang karugtong nitong tela. Tinanuhan iyon ng puting linen, balunang skirt, at nakasombrerong puti at malapad na yari sa native material. Hinubad nito ang shades na igalang paningin sa paligid. She's pretty. Iba ang ganda niya at bumagay sa klase ng ganda niya ang kanyang height. Petite. Cute. Sawa na siya sa matatangkad na babae at ngayon niya lamang malakas pala ang atraksyon sa kanya ng mga babaeng petite. Na magtamang kanilang mga mata, napatigil ito sa paghakbang at tinignan siya. Bumaba siya sa balkonahe upang salubungin ang mga ito. Boss, si Miss Cristobal, kasamang kaibigayang si Miss Perez. Pakilala ni Ferdy sa mga bagong dating. This is my boss, ang may-ari ng villa, Mr. Lucas Monteblanco. Hi, pleased to meet you ladies. Mainit na pagtanggap ni Lucas sa dalawa habang naka-extend ang kamay. Nice meeting you, Mr. Monteblanco. Si Danica ang una nakipagkamay sa binata. Matagal bago tinanggap ni Mayumi ang kamay ni Lucas. Nice seeing you again, Lucas. Sa loob-loob niya. He is as handsome as ever. Hindi ito binago ng panahon. Nag-mature ng kaunti ang itsura nito at sa tingin niya mas gumanda ang built ng katawan. Hindi ang pagkakataon yun ang pinaghandaan niya, kaya pinilit niya ma-improve ang sarili sa lahat ng bagay. Ngunit masaya siya dahil sa pagkakataon yun, napakinabangan niya ng tamang lahat. Her beauty, her wit, her sophistication, and her self-confidence sa dati hindi niya tinataglay. Ngayon, si Lucas naman ang lalaroin niya ng kanyang palad. Welcome to my place, Miss Cristobal. Anito na hinihintay na tanggapin niya ang kamay nito. Same here, Mr. Monteblanco. Nakipagkamay siya rito. Hindi siya nakilala ni Lucas. Yun ang natiyak ni Mayumi dahil wala siya makitang recognition sa mga mata nito. Wala itong kaide-idea na nagkaharap na sila ng hindi ilang ulit lamang noon. Naminsan na sila nagkasayaw. Naminsan na siyang ginood time nito at pinagtawanan.
Ngunit kinatuwa niyang hindi siya nakilala ni Lucas. Hindi naman talaga niya inaasahang makikilala siya kaagad nito. Pwede siguro magtawagan na lang tayo by our first names? Anang binata habang inaalalayan siya nito, papasok sa villa. Kasunod nila sina Ferdy at Tanika. Just call me Lucas. And call me... Natigilan siya. She hesitated. Sasabihin ba niya ang pangalan na nakilala siya ni Lucas? Regina. Just call me Regina. Regina. Ulit ito sa pangalan niya. What a nice name. It fits your personality, Regina. A classic beauty. Beauty? Ang salitang yon tumataginting sa pandinig ni Mayumi. Isang salitang ni minsan man, hindi inassociate sa kanyang pagkatao noon. Pakiramdam niya lumukso ang puso niya dahil sa kauna-una ang pagkakataon, narinig niya ang salitang iyon mula sa bibig ni Lucas, patungkol sa kanya. Thank you. Sabi niyang pilit kinakalaban ng pag-i-stammer. Coming from you, Lucas, whom I understand is an expert when it comes to women. I will take that as a compliment. Nanlaki ang mga mata nito. Saan nakuha ni Regina ang impresyong iyon sa kanya, samantala ngayon lamang sila nagkakilala? Nilingon ni Mayumi si Danica at bahagyang kinindatan na parang sinasabing dapat itong tandaan na siya si Regina, hindi si Mayumi. Paninindigan muna niyang pagpapanggap sa harap ni Lucas. Totoo palang napakaganda ng Villa Royal, sabi niya habang nakatungo sa bintana. Parang masarap manirahan dito. This place is a paradise to many. Maraming nangangarap na matira dito. Anang binata na nakatitig kay Mayumi. May nakikita itong familiarity sa dalaga, sa mga mata ba niya, sa boses. Hindi nito mahagilap sa isip pero parang hindi yun ang unang pagkakataong nakita sila. I agree with you, Mr. Monteblanco, at kabilang ako sa mga taong nangangarap na manirahan dito. I'm lucky dahil nagkataong pinagbibili mong bahay mo. Magkano bang ang pinagbibili ito? 10 million, kasama ng karamihan sa mga furniture na iiwan ko na rito. But it is still negotiable, especially for you. Makahulugan ang ngiting sabi ni Lucas. Kasama si Danica, inilibot siya ng binata sa buong kabahayan. Everything in the villa spelled L-U-X-U-R-Y. Mula sa imported thick carpets, sa mga abstract paintings na nakadisplay sa dingding na yari sa marmol, at sa mga cut glass chandeliers na una niyang nakita sa mansyon ng mga liyanes. Maging ang ceiling kahanga-hanga dahil napipinta niya ng mga abstract designs, exquisite and colorful. And this is the master's bedroom, sabi ni Lucas na makarating sila sa second floor, with a spacious bathroom. Siguro papalitan ko na lang ng design ng bathroom para maging feminine, sabi ni Mayumi. Sa lahat ng bahagi ng bahay, sa kwarto nito siya naobserba na matagal. Gusto niya ang class na taste ng binata, organisado, simple ang design at maaliwalas tingnan ng bedroom nito. Everything is in its proper place. Kung totoong ang tahanan ng isa sa mga salamin ng kaluluwa at pag-iisip na naninirahan, it is very surprising na kabaligtaran yata ng image si Lucas ang ayos ng bahay nito. Bakit mo nga pala ito'y pinagbibili? Tanong niya sa binata paglabas nila ng bedroom nito. I am planning to leave for the States. You're leaving for the States? Kunot noong ulit niya. Aalis ng bansa si Lucas. Ang ibig palang sabihin, nagkita silang muli para lang walang mangyari? Bibilhin ko ang villang to, Lucas, sabi ni Mayumi pagkatapos silang malibot ang kabuuan niyon, hanggang sa likod ko sa naroon ng garden at ang swimming pool. Magkaharap na sila sa coffee table salon. Napangiti ang binata na bahagyang ikiniling ang ulo sa kaliwa habang nakatitig sa kanya. You know what, Regina? I like you, really. Madali kang kausap. Wala kang maraming hang-up sa katawan. Walang maraming arte na katulad ng maraming babaeng nakilala ko. Madali kang mag-isip at mag-decide. Sinasabi mo kaagad ang gusto at ayaw mo. Nangiti rin siya. Prangka akong tao at hindi siguro ako magiging successful businesswoman kung marami akong ligoy. Hindi niya intensyong magyabang sa harap ni Lucas, ngunit idinikta iyon ang kanyang ego. Gusto niyang maramdaman na kaharap naka-level na siya nito ngayon. So, businesswoman ka pala. A young businesswoman. I got into business at 22. Taas noong sabi niya. Nag-e-export ako ng mga seafood in can. Malapit na rin ako mag-branch out sa mga Filipino sweets. Nakita niya sa mga mata ni Lucas ang paghanga at paggamangha. It's amazing. At that very young age, nasa ganun ka na kaseryosong business? Sa tulong ng mabubuting taong nakilala ko sa Davao. I see. Tubangot-tango ito habang nakikinig. Nakatitig sa mukha ni Mayumi na halos walang kakurap-kurap. Could it be na ang pansin at atraksyong hindi nito binigay sa kanya noon ay ibibigay na nito sa kanya ngayon? Gusto niyang mangiti. Oh well,
Gusto ko magkabayaran na tayo bukas. Saan natin pwedeng gawin ang bayaran? Dito na rin ba? Ikaw ang bahala, Rehina. Bumaling siya sa kaibigang nasa hindi kalayuan at tinitingnan ang ilang mamahaling halaman sa garden. Okay, Danica. Tomorrow, after lunch, babalik tayo rito. Pag-uwi muling tumingin sa binata. Hindi na kami magtatagal, Mr. Monteblanco. I mean, Lucas. Wait. Nagpahanda ako ng lunch para sa pagsasaluhan natin. Awat ito ng umahon na siya sa kinaupuan. Pinigil siya nito sa braso. Natigilan si Mayumi. Sinulipan niya ang matigas na kamay ni Lucas sa kanyang braso. Para siyang napaso. Naalala niyang bigla nang sayaw siya nito 7 years ago. Ganon na ganon din ang naramdaman niya when he touched her. Ibig bang sabihin ganon pa rin kalakas ang epekto nito sa kanya? Siya rin ang agad nagbawi ng braso at upang umalis sa pagkakahawak ni Lucas. Salamat, but I have a lot of businesses to attend to. I don't usually take no for an answer, Rehina. You're my guest, kaya dapat lang naestimahin kita. Hindi naman ako nagpunta rito para alamin kung gano'ng kagaling mag-entertain ang bisita mo, kundi para makita itong bahay na pinagbibili mo. Taas ang noong sabi niya. Saka sinenyasan si Danica na aalis na sila. Goodbye, Lucas. At dire-diretso sa akin na paparadana sa sakyan. Ngunit humabol ang binata. Ako na maghahatid sa inyo, Rehina. Natigilan si Mayumi. Nagbobolontaryo si Lucas ay hatid sila sa Maynila. Hindi siya makapaniwala. Naninibago siya sa pinapakita nitong importansya sa kanya. No, thank you. Pero malaking kaabalahan pa sa iyo, Lucas. Hayaan mo na lang mga tauhan mo. Tanggi niya. Sumakay na siya sa Mercedes-Benz. Naiwang natitigilan ang binata. Hindi talaga ako makapaniwala na gawa mo yun sa harap ni Lucas Monteblanco, Mayumi. Naiiling at natatawang sabi ni Danica. Masaya silang kumakain sa townhouse ito matapos silang ihatid na Ferdy doon. Sa halip na magstay sa isang hotel habang nasa Maynila siya, pinaunlakan ni Mayumi ang imbitasyon ng kaibigan na doon na lamang magstay sa townhouse ito sa San Juan. Pinaghandaan mo ba ang pagkikita ninyong muli? Actually, hindi. At sa tingin ko, wala naman akong ginawang amazing sa harap ni Lucas. I've just been myself. Ang laki na talaga na nagbago sa'yo. Imagine, nagawa mong mapatulala si Lucas kanina. Nalata ko lang na gusto niya akong tuksohin, gaya ng ginagawa niya sa mga babaeng nahulog sa bitag niya. Umiwas lang ako, Danica. Pero bakit ka umiwas? Hindi ba't yun ang matagal mo nang hinihintay? Yung mapansin ka niya. At sa nakita ko kanina, hindi mo lang nakuha ang interes niya. Napahanga mo pa siya. Ewan ko, Danica. Siguro para akong batang inawa niya noon at nang makita kami ulit, nandun pa rin ang bitterness. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Noon gusto-gusto ko mapansin niya, pero ngayon nagpapakita siya ng interes. Suddenly and surprisingly, ako naman ang gustong umiwas. Alam mo, Mayumi, sa nakita ko kanina, si Lucas na ang pwede mong pasayawin sa tugtog mo. Ang lakas ng pakiramdam ko, no? Hindi niya halos inaalis ang tingin niya sa'yo. Well, magandang turn of events ito. Napaka-unpredictable talaga ng kapalaran ng isang tao. Akalain mong, sa muli namin pagkikita, parang nabaliktad na ang pangyayari. Hindi na sayang ang mga tips sa'yo ni Lola Kanding at tama ang sinabi niya sa'yo. Sabi ni Danica, tamang ano? Na kapag nagkita ulit kayo ni Lucas, siya nang hahabol sa'yo. Hindi ba Mayumi? Rehina. Nangiti siya. Saka sila nag-high five ng kaibigan. Bakit nga pala hindi ka nagpakilala sa kanya? Hindi ko plinano yon, pero hindi niya ako nakilala eh. Sumakay na lang ako sa Agos. Mas mabuti na yon. Baka magtawa pa siya kapag nalaman niya kung sino ko. Baka itanong niya ako anong ginawa ko at nagmukha akong tao. Napahagalpak ng tawa si Danica. Pero mabuti yon, Mayumi. Para siya naman ang paglaruan mo sa mga palad mo. But he is as gorgeous as ever, hindi ba? He is still a good catch, but at least magka-level na kayo ngayon. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Si Lucas ang ayaw magpatulog sa kanya. Gosh, lalo na dagdagan ng karisma niya. Sana hindi niya nahalata ang epekto ng mga tingin niya sa akin kanina. Pero bakit nga pala hindi pa rin siya nag-aasawa? Totoo siguro ang sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasal. At bukas, muli sila magkikita. Anong isusuot niya? Anong ayos ang gagawin niya sa kanyang buhok? Dadaan mo na ba siya sa parlor? Ngayon niya natiyak na mas madali ang magpayaman. Mas madali ang maging maganda mula sa dating blunt na itsura kaysa ang lumimot ang damdamin. Sa klase ng suot mo, sa husay mo mag-makeup at mag-ayos sa sarili, and with the elegance and the way you carry yourself, para ako nakakita ng artista sa katauhan mo, Mayumi. Sinserong puri ni Danica. At tiya ko mai-impress sa'yo si Lucas. Isang abuhing blouse sa skin ang suot niya. Miniskirt yun at ang blouse ang string nasa likod dahilan para mahantad ng kanyang maputi at makinis sa likod.
Tinipon niyang lahat ng lampas balikat na buhok sa likod at nilagyan niya ng simple, ngunit mamahaling dekorasyon. Ilang iblang iniwan niya at iniyang babagsak sa gilid ng kanyang magkabilang pisngi. Inapply niya ng spray na tangbangs niya upang magkaroon na magandang bagsak. Ang earrings niya parang maliliit na CD at isang gold bracelet ang tanging accessories niya sa katawan. Gusto ko lang subukan kung kaya ko siyang maakit, Danica. At kung magagawa mo nga, abangan mo na lang susunod na kabanata, Danica. Nagkatingin na magkaibigan ang may kumatok. Lucas! Na-surprise ang balala si Danica na siyang nagbukas ng pinto. What are you doing here? Sinusundo ko kayo. Bakit ikaw ang sumundo sa amin? Gusto ko lang gawin. I think Rehina deserves some special treatment. Rehina, nandito si Lucas. Tawag nito sa kanya. Na-surprise rin si Mayumi na makitang binata. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, Mr. Monteblanco. I mean, Lucas, hindi ba't ang usapan natin sa villa mo rin gagawin ang bayaran? Hindi mo sinabi sa akin na dito natin gagawin ang transaction. Formal na sabi niya. Sa Villarreal pa rin natin gagawin ang formal transaction, Rehina. Sinusundo lamang kita. Sinusundo siya ni Lucas? Almost 2 hours din ang biyahe mula Maynila papuntang Villarreal at nag-aksaya ito ng panahon para sunduin siya? Hindi talaga siya makapaniwala sa ganitong importansya na pinakikita ni Lucas sa kanya. You look lovely, Rehina. Sambit ng binata matapos siyang hagurin ang tingin. Thank you. Would you like to come in? Anyaya niya. Kontrolado niyang kanyang ngiti. Ayaw niyang isipin ito na natutuwa siya sa atensyong ibinibigay nito sa kanya. Hindi kaya nag-aaral ka lang na magbago ako ng isip kaya ka nagpunta rito, Lucas? Tanong niya nang makaupo ng binata. Of course not. Kung magbabago man ang isip mo, it's okay with me. Hindi naman ako nagmamadaling maipagbili ang villa at marami pang interesadong buyers. Sinundo kita dahil hindi na ako makapaghintay na makita kang muli. Gustong pamulahan ni Mayumi, ngunit dinisimulan niya ang damdaming yon. Bulero at bohemyo ka talaga, Lucas. Kanina mo ba nakuha ang impresyon mong yan sa akin, Rehina? Kung magsalita kay parang matagal mo na akong kakilala. Ha? Natigilan siya. Nababalitaan ko lang. Nalilink ka sa mga socialite artista, hindi ba? Natuwa si Lucas. Pero hindi pa mabola mga sinasabi ko ngayon, Rehina. I really like you. Kahapon nung umalis kayo sa Villarreal, inisip ko yung dislike me as a person, kaya nagmamadali kang umalis. May kasalanan ba ako sa'yo? Nagmamadali lang ako kahapon, Lucas. I'm sorry kung medyo na-disappoint kita. Shall we go now? Tanong ng binata. Sure! Sa pagtataka ni Mayumi, hindi sumama si Danica sa pagbabalik niya sa Villarreal at nakita niya sa makahulugang ngiti ng kaibigan ang ibig nitong sabihin. Maswerte ang boyfriend mo, Rehina. Wala akong boyfriend. Sagot niyang hindi nakatingin sa binata nagmamaneho. Talagang iniiwasan niyang mapatitig sa mukha nito. It's very surprising to know na wala. Hindi kita pinipilit maniwala. Malamig na sabi niya. At alam niyang nararamdaman nito ang coolness. Masyado sigurong sabsob ang ulo mo sa negosyo. Ganun na nga. Don't you find your life so dull? You are so young. Dapat ina-enjoy mong kabataan mo. Anong klaseng enjoyment? Yung makipagrelasyon sa iba't ibang lalaki just to have fun? Isa yon sa pinakamasarap na part ng buhay. Hindi pa rin nagbabago si Lucas. Paismed na naisip niya. Pagkatapos sila magbayaran, nagpaalam kagad ang abogado ni Lucas. Samantalang si Mayumi na iwan pa upang isa-isang tingnan ang mga bagay na gusto niyang ipabago sa villa. Pagkalipas ng halos 30 minutes, nagdesisyon na rin siyang magpaalam. Ngunit pinigil siya ni Lucas. Hindi ako papayag na 2 beses mong ituturn daw ang invitation ko, Rehina. This time, sabay tayo magla-lunch. Then ililibot kita sa buong Villarreal, okay? Sang-ayon niya ng maisip na mukhang hindi niya maiwasan ang binata. Halatang pinaghandaan ni Lucas ang araw na yon. Masasarap at espesyal na pagkain na nakahain sa dining table. Nag-iisa lang ang maid mo rito. Paano niya naluto lahat ng to? Ako ang nagluto ng iba niyan. You cook? Gilalas niyang tanong. Yeah, what's so amazing about it? Wala naman. But I only cook on some special occasions. And for some special people only, like you. Niligyan na nito ng pagkain ng plato niya. Nakatayo ito habang siya ay nakaupo na. Para siyang prinsesang pinagsisilbihan nito. Hanggang hindi sinasadya nagkabungguan ang mga siko nila. Namag-angat siya ng tingin na sa lubong ng kanyang mga mata, ang mga mata ni Lucas sa parang nakangiti. Adoration was visible in his eyes. Gustong malunod ang puso ni Mayumi. Hindi mo kailangan pagsilbihan ako ng ganito, Lucas. Naiilang ako. Mahinang sabi niya sa kainiwas ang tingin dito. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto kong gawin to, Rehina. Mukhang masarap ang mga niluluto mo.
Kumain na lang tayo, okay? Pagkatapos, iturmo ko sa Villarreal. Hindi ako pwede magtagal dito. I have a flight to catch for Davao tomorrow morning. Paraan niya yun ang pag-iwas bago pa sila humantong sa mas intimate na sitwasyon. Let's eat then. At nagsimula na sila sa pagkain. I have been to Davao once. Maybe you could invite me there before I leave the country. Pagkaway basag ni Lucas sa katahimikang pumatlang dahil naging abala na sa pagkain si Mayumi. Invite you? Maang natanong ng dalaga na mag-angat ng tingin. Kunwari tutok na tutok ang kanyang pansin sa pagkain. Pero sa totoo lang, kahit gaano kasarap ang mga pagkain nasa harap niya, hindi siya makapag-concentrate. Kahapon lang tayo nagkakilala and you expect me to invite you to my place? I want to know you better, Regina. Napapantasi ko ang tinignan niya ng diretso sa mga mata si Lucas. Do you usually want to know every woman you meet? It depends on whether or not they are beautiful and desirable, and you are both. Alam ni Mayumi. Nag-blush siya sa sinabi nito. Ganito ba ang ginagamit mong approach sa kahit sinong babae, Lucas? Kunwari unaffected na tanong niya. Sa mga babaeng nakakakuha na atensyon ko sa simula pa lang, Regina. At isa ka sa mga yon. I must admit, I am fascinated by your beauty. By your quietness, which I know hides something that I'd like to discover. Naiintriga ka lang pala sa akin kaya gusto mo ako makilalang mabuti? No, hindi ko maintindihan ang feelings na to, but you affected me like no other woman had ever done before. At gagawin kong lahat, mapansin mo lang. Namumungay ang mga mata nito habang sinasabi yon. Kinuha ang isang kamay niya at tinagdan yon bago pa siya makakilos. Are you trying to flirt with me, Lucas? Do I have to flirt with you para lang mapansin mo ko? Nangiti na makahulugan si Mayumi. Natutuwa siya sa tinatakbo ng pag-uusap nila. Para bang ito pa ngayon na nagpupumilit na mapansin niya? Inilibot siya ni Lucas sa kabuuan ng Villarreal. Pagdating sa beach ay nalalayan siyang bumaba rito, sabay sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang kamay nito sa balikat niya. Hindi na ako nagtataka kung bakit wala ka pang boyfriend. You are aloof. Anito habang naglalakad sila sa pinong buhangin. Aloof lang siguro ako sa mga taong hindi ko palubos na kilala at sa mga lalaking mukhang playboy. Mukha ba akong playboy? Mali ba ang suspecha ko? Makahulugang umiti si Lucas. Masarap mag-swimming. Come on, let's swim. Wala akong dalang swimsuit. I have an extra at the villa. May extra swimsuit sa villa mo? Bakit? Do you usually invite women to your villa kaya parati kami nakahandang swimsuits? You always sound sarcastic, Regina. Man-hater ka ba? Depende rin sa lalaki. You really impressed me. You're too smart and mysterious. No other woman had intrigued me the way you do. Hindi mo na ba mabilang ang mga babaeng nagdaan sa'yo? Kung magsalita ka, parang marami kang alam sa akin. Have you met me before? Naumed si Mayumi. Dahil sa pagiging sarcastic niya, mukhang nakakarata si Lucas sa kilala na ito noon pa. Kung ayaw mo mag-swimming, let's just drink. Kinuha nito ang dalang alak sa kotse. Nagpa-unlock siya dali na amin naman niya sa kanyang sarili na gusto niya mga sandaling iyon, ang makasama si Lucas. You are a successful businesswoman. Isa na lang ang kulang sa buhay mo, Regina. Anito nang iabot sa kanyang basong sinalinan nito ng alak. Ano? Tanong niya matapos bawasan na naman ang kanyang love. Anong alam ni Lucas sa salitang love? Mahilig lang naman ito makipaglaro at kailanman hindi nito seryoso ang pakikipagrelasyon. Ayokong isipin dahil zero ang love life ko, may kulang na sa buhay ko. Malamig na sabi niya. Bakit hindi mo subukan ang pakikipagrelasyon and enjoy life to the fullest? Natawa siya. Iniaalok mo ba ang sarili mo sa akin? Yeah, try me. Ganito ba ka-prank ang manligaw ang lalaking to? What if I tell you na kung makikipag-boyfriend ako hindi sa isang katulad mo? Nabura ang ngiti sa mga labi ng binata. But why? Don't you find me attractive? To be honest with you, I don't like you, Lucas. Hindi rin lumos maisip ni Mayumi kung saan siya kumukuha ng lakas na loob na maging ganun ka-prangka at ka-indifferent kay Lucas. Idinidikta ba ng puso niyang minsan ay sinakta nito na gumante siya gayong nasa kanya na ang pagkakataon? Tumaas ang isang sulok na bibig ni Lucas. Tignan natin kung hindi ka mahulog sa karisma ko. Buong tiwalang sabi nito. You're rude, Lucas. At sa lahat na madaling makairita sa akin ay ang lalaking sobrang bilib sa sarili. Hindi naman sa sobrang bilib ko sa sarili ko, Regina. It's just that I'm confident of my power of persuasion. Sinaid ni Mayumi ang laman ng kanyang baso. I think I need to go. Ngunit bago pa siya makaahon sa kanyang kinaupuan, napigil na siya sa balikat ni Lucas. Not so fast, Regina. Parati ka nalang nagmamadali. Are you scared of me? Yes, she was scared. Sa karisma nito,
Kung hindi siya iiwas, hindi malayang matangay siya at managang lamdaming nakatago lang pala sa loob ng 7 taon. Paano kung hindi pa rin alam ni Lucas ang ibig sabihin ng salitang pagmamahal at commitment? Kaya tama lang na umiwas na siya ngayon pa lamang. Alam niyang isa itong malaking tentasyon. Isang tentasyong maaaring sumira sa kanyang moral at prinsipyo. Aalis na ako, Lucas. Salamat na lamang sa lahat. Umakma siya magpapatuloy sa pagtalikod, ngunit napigil siya ng pagyakap nito sa kanyang katawan. Gustong tumigil sa paghinga ni Mayumi ng mga sandaling iyon. Dinig na dinig niyang malakas sa tibok ng kanyang puso na magkatitigan sila. Iniwas niya ang tingin dito, ngunit bago pa siya makaiwas, naikulong na ni Lucas sa mga palad nito ang kanyang maliit na mukha. Gusto niyang himatayin na buong alab, nahalikan nito ang kanyang mga labi. Ang tagal niyang hinintay na mapansin ni Lucas. Ngayon, sobra-sobra ng pansin nito ang kanyang nakukuha. Humihingi pa ang buo niyang pagkatao na higit pa sa binibigyan nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Her body was yearning for his embrace, for his hot kisses, and for his intimate love. Epekto ba ito ng alak na nainom niya? Or was it the effect of the power of this man over her? Paano kung na-challenge lang si Lucas sa pagiging mailap niya? Paano kung gawin nito sa kanya ang ginawa nito kay Janice at sa iba pang babaeng napasama sa listahan nito? Naramdaman niyang humigpit ang yakap at lumalalim ang halik nito sa kanya. Damang-daman niya ang matigas sa dibdib nito, ngunit pilit niyang pinananaig ang dikta ng kanyang isip. Itinulak niya si Lucas, saka siya nagmamadaling tumakbo patungo ng sasakyan. Sabi ko na nga ba't di malamang spelling ng salitang gentleman? Nakaingos niyang sabi nang sumunod ito sa kanya. Nasa loob na siya ng Mercedes, sa backseat siya nakaupo. Ayokong isiping akto ng pagiging ungentleman ang ginawa ko. I have this habit of kissing a woman who attracts me. Ipahatid mo na ako sa Manila. Malamig niyang utos. Ako mismo ang maghahatid sa'yo. Mas gugustuhin ko nilang mag-taxi mula rito hanggang Maynila kaysa magpahatid sa'yo. Asik niya. Are you scared na may gagawin pa akong higit sa halik? Nakakaloko ang ngiting tanong ni Lucas habang nakapo ito sa driver's seat at nakapaharap sa kanya. It's hard to trust a man like you. Malutong na natawa ito. Ikaw lang babaeng umiwas na maging intimate sa'kin. Importante sa'kin ang bawat minuto, Mr. Monteblanco. Ang sabi ko, ipahatid mo na ako sa driver mo. Ayaw mo ba talagang ihatid kita? Hindi sumagot si Mayumi. Sinasaid ni Lucas ang pasensya niya. Ano nangyari? Excited at tanong Danica. Nabayaran ko ng bahay sa Villarreal. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko malaman kung ano nangyayari sa pag-uusap ninyong dalawa ni Lucas. Wala. Wala? Ano bang ina-expect mong mangyayari na may ma-develop na feeling sa inyong dalawa? Konti na lang may in-love na sa iyong first love mo eh. That brute? Sumama ang mukha ni Mayumi. Oh, bakit galit ka? Anong ginawa niya sa'yo? Hinalikan niya ako, Danica. Halik lang? Kung hindi ako nagalit sa kanya, malamang na may nangyari. Matagal mo ng pangarap yun, hindi ba? Hindi ganoon, Danica. Gusto ko mahalin niya ako. Isang seryosong pagmamahal na mauwi sa isang maganda relasyon. Anong malay ko kung na-challenge lang siya sa akin? Babalik sa Davao si Mayumi ng umagang yon, subalit hindi niya kalaing makakita si Lucas sa airport. What are you doing here? Tiningnan ko sa cable station ang schedule ng unang flight papuntang Davao, kaya nandito ako. Ano nga ginagawa mo rito? I just want to see you before you leave. Natahimik siya. Totoo ba itong sinasabi ni Lucas? Kailan ang balik mo sa Villarreal? Next week, may mga ipapaayos ako sa interior. See you then. Goodbye. Malamig na sabi niya. Ngunit hindi siya mapakali sa loob ng eroplano bago pa ito makapag-takeoff. Iniisip pa rin ni Mayumi si Lucas. Hindi siya makapaniwala na mag-aaksaya pa ito ng oras para makita siya bago siya bumalik sa Davao. Ilang minuto bago mag-takeoff, lumapit sa kanya isang cabin crew. May dala itong bulaklak. May nagpapabigay sa inyo, ma'am. Thank you. Nakangiting sabi niya. And to her surprise, galing yun kay Lucas. Bakit hindi pa itong nagbigay kanina? Talaga bang sinasadya nitong magulong isip at kalooban niya bago siya umalis? Phone call araw-araw ang natatanggap ni Mayumi mula kay Lucas. Inulan din siya ng text messages mula rito. Nagtataka siya kung paano nitong nalaman ang cellphone number niya. Ano kaya ang magiging reaksyon ng binata kapag nalaman siya si Mayumi Cristobal na stepsister ni Janice? Ang babaeng dati magkatulong na pinagtatawanan at iniinsulto ng mga ito. Nagpa siya siyang i-off ang kanyang CP. Si Lucas naman ang pahihirapan niya ngayon. Susubukan niya kung sincere ito sa panunuyo sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, lumuwas siya para magbalik sa Villarreal. Ipababago niya ang ilang interior design sa ilang bahagi ng bahay. Si Janice ang kukunin mong interior designer? Maang natanong sa kanya ni Danica. Oo,
Ikaw nang kumontak sa kanya. Ibigay mo ang address itong villa. Makilala ka pa kaya niya? Hindi na importante yon, Danica. Kung sa bagay, mas mabuting masyak siya kapag nakita kayo. Nangingiting sabi ng kaibigan. Pero ikaw lang ang taong mabibigay pa ng trabaho sa isang taong itinuring kang kaaway. Wala sa puso ni Mayumi ang paghihigante. Siguro nga gusto lang niyang patunayan kay Janice na may narating din siya kahit umalis siya sa mansyon ng mga ito 7 years ago. Wala rin siyang balak ipamukha rito kung sino na siya ngayon. Kay Lucas ang villa na to, hindi ba? Maang natanong ni Janice nang salubungin to ni Danica. Pinagbili na ito ni Mr. Montiblanco sa boss ko. Ganun ba? Pagpasok nila sa loob, ibinigay na ni Danica ang detalye ng mga gustong ipabago ni Mayumi sa loob ng kabahayan. Itong mga kisame, hindi gusto ni boss ang kulay. Gusto niyang gawin mong feminine ang dating. Gusto rin niyang magkaroon ng glass wall sa isang part ng living room. Dito siguro sa part na nagdi-divide sa living at dining room. Babae pa lang boss mo, at baka masyadong conscious sa itsura niya kaya gusto ng malaking salamin. Medyo sarcastic ang dating ng tono ni Janice. Nangulot ang noo ni Danica. Katulad ni Lucas, wala halos nagbago kay Janice. Ganon pa rin to ka-antipatika. Tiyak na magugulat kay ni Lucas kapag nalaman nyo kung sino ang tunay na nakabili ng villang to. Nangingiting sabi ni Danica sa sarili. Matatapos mo ba ito within a week? Nagmamadali na kasi ang boss ko. Sabi niya kay Janice kapag kuwan. Masyado namang apurada ang boss mo. Gusto niyang gawing birthday present sa mommy niya ang villang to. At mabilis siya magbayad ng serbisyo. Kaya gusto niya mabilis na ng trabaho. Napaismed si Janice. Okay, give me a week. Anito. Palabas na sila ng bahay na makita nilang papasok sa gate ang sasakyan ni Lucas. Nagulat pa ang binata na makita si Janice. Medyo napayoko ang babae. Dahil alam nitong hindi na siya kasing ganda na katulad noong silang dalawa pa. May katabaan na ito. Malaki na rin ang ibinago ng itsura dahil nagkaroon ito ng aksidente 2 years ago. Bahagyang tumabingi ang ilong. Mabilis mag-mature ang anyo dahil sa madalas na pag-inom. Yun ay dahil na rin sa mga pangit na nangyari sa buhay nito. Kamusta? Long time no see. Nakangiting sabi ni Lucas nang napitan si Janice at gawaran ng halik sa pisngi. I'm just fine, tugon nito. May nakalivin ito at nagkaroon ng isang anak, ngunit hindi rin nagtagal at naghiwalay. Ngayon, mag-isa nitong pinilalaki ang anak at kung sino-sino na lamang ang nakakarelasyon. Bagay na naging dahilan kaya umalis ito sa pader ng ama na galit sa ginawa nito sa buhay nito. Matamantong pinagmasdan ni Lucas. Huwag mong papansinin ang pagiging ko ng weight, magagalit ako sa iyo. Babala ni Janice. Natawa ang binata. You still look lovely, Janice. And you look more gorgeous, Lucas. Kamusta ka na? I'm doing great because I'm in love. In love? Yeah. Kaya ba pinagbili mong villang to? May plano ako magstay na lang sa States at doon siguro magnegosyo. But I'm having second thoughts now. Pagkatapos kong mamit si Regina. Regina? The beautiful lady who bought this villa. She must be something special. Iba ang glow na nakikita ko sa mga mata mo, Lucas. Pero ang akala ko, isang rich old woman ang nakabili ng villang to. No, she is very young and very successful at her age. She's one of the most successful businessmen in Davao nowadays. Hindi kaya, you just find her interesting at balak mo lang isama sa mga babaeng pinadaan mo sa palad mo? May pait sa tanong na tonong ni Janice. Iba tong nararamdaman ko, Janice. I think this is it. My bachelor days will soon be over. You mean, you're going to marry her? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. If she will accept my marriage proposal. The problem is, pahihirapan pa niya ako ngayon. Natawa si Janice. Sa wakas, nakahalap din nakatapat si Mr. Playboy. What are you doing here by the way? O si Sari Lucas? Ako ang interior designer na kinontak ng bagong may-ari nitong villa mo. Really? What a coincidence. Bulalas ng binata. Hindi mo ba ako imbitahang mag-dinner o mag-swimming dito sa Villa Royal? Lumapit pa si Janice kay Lucas at tinalo ang kwelyo ng polo shirt na suot nito. For old time's sake. Isang makahulugang ngiti ang sinagot ng binata. You're still naughty, Janice. I used to know. The passionate and erotic woman you used to know, honey. Samantalang si Danica na nagkukubli lang sa hindi kalayuan napaismid. Flirt. Nasunda ng ilang beses ang pagkikita ni Lucas at Janice dahil sa paghahakot ng binata na ilan pang personal na gamit. At sa tuwing magkikita sila, obvious ang pagpa-flirt ng dating nobe sa kanya. Nang araw na iyon, inabutan niya si Janice sa pag-ayos na magiging bedroom ni Mayumi. Muli siya nitong inakit. Come on, Lucas. We can rekindle an old flame, hindi ba? Baka kaya single ka pa rin hanggang ngayon eh dahil tayong dalawa talagang para sa isa't isa.
Habang sinasabi yun ni Janice, isa-isa nang inaalis ang botones ng polo ni Lucas. Pagkaway, kinuha nito ang isang kamay niya at dinala sa kasalanan nito. "You still want me, I know," anas ni Janice. Pinagbigyan niya ang pagpa-flirt nito. He kissed her. Pinaglakbay niya ang mga kamay sa katawan ng babaeng mabilis na nakapaghubad. Ngunit nang malapit na itong angkinin, bigla niya nalala si Regina. Bumalikwas siya mula sa ibabaw ng dating nobya. "Lucas, why?" "Ayokong gawin to sa'yo. Sawa na ang katawan ko sa lust. Wala na ako makuhang pleasure sa ganito na walang love." Shocked si Janice. Napabangon ito at agad hinilang hinubad na saklot para itakip sa katawan. "What do you mean?" "Sabi nila, make love is beautiful. More than beautiful when you do it with love. At gusto ko maranasan yun. I will save my embraces, my caresses and my kisses, and my whole being for the woman I am going to marry." Nagbibihis si Lucas habang sinasabi yon. "And that woman is Regina. I'm sorry, Janice, pero ngayon ko lang na-realize na tama nga lang desisyon ko noon na hindi kayayaing pakasal dahil ngayon lang pala darating sa buhay kong babaeng tatapos sa lahat ng kalukuhan ko." Palabas na si Lucas para ikarga ng sasakyan ang ilan itong personal na gamit nang dumating ang sasakyan ni Mayumi. Nagningning ang mga mata ng banata. Saka nagmamadaling sinilubong ang dalaga. "Nandito ka pa pala." Malamig na sabi niya. "You sound as if you hate to see me." "Hindi naman. Panay ang tawag ko sa'yo pero lately palagi na kof ang sipi mo. Iniiwasan mo ba ako?" "To be honest with you, yes." Prangka ang sagot niya. "But why?" "Ibabalik ko ang tanong sa'yo, Lucas. Bakit ba panay ang tawag mo sa'kin?" "I miss you." Natawa siya. "You miss me?" "Huwag mo akong pagtawanan, Regina. Totoong sinasabi ko. Gustong gusto kitang makita uli. Sorry to disappoint you, Mr. Montiblanco, pero sa tingin ko, hindi tatalab sa akin ang magic mo sa babae." Pumormal lang anyo ng binata. Nagahamon ang tingin. "I love challenges, Regina." Noon mula sa pinto si Janice. "Janice, this is Regina, the woman I am referring to." Pagpapakilala ni Lucas sa dalawang babae. Nakita ni Mayumi ang malaking pagbabago sa buhay nito. Kung sa bagay na ikwento na sa kanya ng mami niya ang mga nangyari sa buhay nito. Mataman siyang pinagmasa ni Janice. Pasimple naman sila nagkasulyapan ni Danica. "Nice meeting you, Janice. Ano nang natapos mo sa pinapagawa ko?" Siya ang bumasag sa katahimikan nang humakbang siya papunta sa pinto. Malapit kay Janice. "Tapos na ang bedroom. Inuna ko yun." Hindi pa rin ito inaalis ang tingin kay Mayumi. "Have we met before?" Tanong nito sa dalaga. "Why? Do I look familiar to you?" Nagkamali nga lang siguro ako. Pagkaway sabi ni Janice. Pumasok si Mayumi sa loob ng villa. Sinundan to ng tingin ni Janice. At napasimango to na makitang sumunod si Lucas sa dalaga. "Lucas?" Tawag nito sa binata bago pa tuluyang makapasok sa loob ng bahay. "Yes?" Tanong ni Lucas nang lumingon. "Siya ba ang babaeng pakakasalan mo?" "Yeah." May pagmamalaking tugon niya. "She's not a stunner. Pangkaraniwan lang ang beauty niya para sa akin." Taas ang kilay na sabi ni Janice. "But she has the inner beauty na hindi ko nakita sa ibang babae, Janice. There's something in her that attracts me. Ang pagiging prangka niya, ang simpleng pagkilos, but with an air of class and sophistication. She has a poise na hindi pinipilit. She is a strong-willed woman. Kapag ginusto niya, sinisikap niyang makuha. Pareho kami. At siya pa lang ang babaeng nagsuplada at naging blunt sa akin. Meaning, siya lang ang babaeng nakapagpayukod sa akin." At tumalikod na si Lucas. Naiwang nagingit-ngit ang kalooban ni Janice. "May mga dala kang gamit. Does that mean mag-i-stay ka na dito sa Villa Royal?" Tanong ni Lucas habang chine-check ni Mayumi ang iba pang bahagi ng villa. "I won't be staying here for good, Lucas. Kahit na maswerte ako at nakakuha ko ng mga taong competent na pwede pang pagbilinan sa mga negosyo sa Davao, kailangan pa rin ako doon. Alam mo naman sa negosyo, malingat ka lang ng konti, pwede ka nang bumagsak. Gusto ko lang sigurong subukan mag-stay dito ng 2 to 3 days. May gusto rin kasi ako ipaayos sa landscaping sa likod." "That would be great. And I'll make sure na mag-enjoy ka sa pag-stay mo rito." Binalingan na napapantasi ko ang tingin ni Mayumi ang binata. Magkadikit ang mga kilay niya at tila nagtataka sa sinabi nito. "Akala ko ba you will be leaving for the States? Bakit hindi mo pa hakutin ang lahat ng mga gamit mo? Baka nakakalimutan mong bahay ko na to, Mr. Montiblanco." "Hindi na po ito sa'yo, pero balak mo pa yata mag-extend na makasyon dito." "Don't worry, hindi ako makikita na dito sa villa mo. May villa ang twin brother ko dito. Every weekend lang sila nandito ng wife niya, dahil most of the time nasa Manila sila dahil sa pagiging busy niya sa Senado. His villa is facing the beach.
Ang ibig sabihin mag-i-stay ka pa rin dito sa Villa Royal? Just to give you company, Regina. But don't worry, hindi ako magiging intruder dito sa villa mo. Salamat sa hospitality mo, pero sa tingin ko, hindi ko na kailangan na tourist guide dito sa Villa Royal. I can manage. Nandito naman si Danica, kaya may kasama ko. Tumalikod si Mayumi para tingnan ko ano pang decorations na pwede niyang ilagay sa dining room. Kaya hindi niya alam na nagtagi sa mga bagang ni Lucas sa pagiging sarcastic at indifferent niya rito. Ang suot niya ng mga oras na yon, isang pink na backless na nakitani lamang sa ibaba ng likod at nakapulupot sa leeg mula sa dibdib. Lumantad na ang kanyang makinis na likod at balikat at humakab pa ang kanyang mayamang dibdib dahil sa seductive nangyari ng blouse niya na itinerno sa itim na jeans. Kahit hindi niya intensyon ay provocative ang dating ng kanyang suot sa paningin ni Lucas na naiirita na kanyang pagsupladahan. Nagulat pa siya na maramdaman ang matigas na kamay nito sa kanyang braso. Padarag siyang hinila nito, brought her against his body. At bago pa niya mabigkas ang pagpaprotesta, her lips were savagely clutched beneath his hard and merciless mouth. Nagpumiglas si Mayumi, pinilit makawala sa mahigpit na pagkokontrol ni Lucas sa kanyang mga kamay at marahas na pagkakaangkin sa kanyang mga labi. She twisted her head and he was able to escape from his hard mouth, but only for a second, dahil mabilis din siyang naikulong ng binatas sa makapangyarihang mga braso nito. He was able to capture her lips again and force it to open while his embrace tightened possessively. Nang hindi na siya makahinga, saka lamang nito binitawan ang kanyang mga labi, ngunit hindi pa rin siya tuluyang pinakawalan. Lumuwang lang ang pagkakayakap nito at hindi ko maintindihan kung bakit ganito kailap sa akin si Regina. May kasalanan ba ako nagawa sa'yo? Habol ni Mayumi ang hininga. Mabilis din ang pintig ng puso niya. Hindi siya kaagad nakasagot. But you cannot avoid me, Regina, because I am determined to make you mine. Nasa mukha nga ni Lucas ang determinasyon at paghahamon. Binitiwan mo ko. You are a brute. Nanginginig ang boses niya. Pati na ang kanyang buong katawan dahil sa emosyong pinukaw sa kanyang binata. Damdaming ito lamang ang nakapukaw sa kanyang pagkababae. Ngunit pinilit niyang makawala ng tuluyan sa mga bisig nito. I hate you, Mr. Monteblanco. You don't hate me, Regina. Nanunokso ang ngiti sa mga labi nito. You want me as much as I want you. At alam kong mahuhulog ka na rin sa akin. Tinipon niyang lahat ng lakas kaya nagawa niyang itulak si Lucas. Sa wakas, nakakawala siya sa mga yakap nito. Umakma siyang sasampalin to, ngunit mabilis itong nahuli ang kanyang kamay. At muling nakabig siya nito nang hilahin itong kamay na yon. Walang babaeng matigas na hindi ko napapalambot, Regina. At wala akong babaeng ginusto na hindi ko nakuha. Brute! I've never met a man as brute as you. Nanginginig na sigaw niya sa mukha nito. Mas maganda ka pala kapag nagagalit. At ngayon lang ako naka-encounter ng babaeng kasing ilap at kasing lamig mo. But I know how to tame a woman like you. Get lost, Lucas. Kung ayaw mong idemanda kita. For what? Illegal kissing? At sinundan niya ni Lucas ng malutong na tawa. Saka siya binitiwan. At tumalikod na ito. Naiwang nagpupuyos ang loob ni Mayumi. O nagpupuyos nga ba? Ano ba ang tawag sa damdaming pinukaw ng binata sa kanya? Was it desire? Desire born out of love? Kung ganun, mali ang naging reaksyon niya sa halik nito. Dapat ba hinayaan niya ito sa ginagawa? Dapat nagbabaya siya tinamnam din ang tamis ng halik na akala niya sa panaginip lang niya mararanasan? At sinong lolokohin niya kung sasabihin niyang totoong galit na pinakita niya rito kanina? Dahil ang totoo, sa kabila ng pagiging marahas ni Lucas, sa kabila ng mabruskong paraan ito ng paghalik, ay muntik na siyang bumigay at matangay. Hindi na tuloy siya lumabas ng bahay hanggang maggabi. Malakas pa rin naging epekto sa kanya ng kapangahasan ni Lucas. Pero napakasarap pumilik ng tsonggong yon. Parang leon, mabalasik, naninibasi ba't hindi ba sa nagpapakawala ng biktima? Dinaman niya ang mga labing hinalikan ng binata. Ang nakapagtataka, kahit maras ang pagkakahalik ka sa akin kanina, I can still feel the passion. Nangangarap lang ba ako? O tamang naramdaman kong may kalakip na damdamin ang ginawa niya? O na-challenge lang siya sa kalamigan at pagiging mailap ko sa kanya, kaya gusto niya akong tuksuhin? Hey, Lucas Monteblanco, kung paano mong binulabog ang buhay ko noon, ganun pa rin ang ginagawa mo hanggang ngayon. Nayakap niya ang unan at nai-imagine siyang si Lucas ang yakap niya. Kiniskis niya ang mga labi sa una na tinisip na yon ang kahalikan niya. Para siyang gaga. Kanina hinalikan siya ng binata. Itinulak-tulak niya ito at muntik pang sampalin. Ngayon eto siya tagtsatsaga sa unan. Bakit ba nabili-bili ko pang bahay na to? Tinukaw siya ng mga katok. Mayumi, si Danica. Umahon siya sa kama. Bakit?
Tanong niya ng pagbuksan nito. May iniabot itong bulaklak at stuffed toy na hugis puso, pero mukha ng lalaki nakangiti. At sa bibig niya may nakasulat na, "I love you." Galing kay Mr. Playboy. Hindi niya alam kung nakaingos o nakangiti si Danica. Gustong kumanta ng puso ni Mayumi. Nanliligaw, parang teenager. Sabi pa ng kaibigan, "Ibalik mo." "Bakit?" Kung akala niya makakalimutan kong kasalanan niya dahil dito, nagkakamali siya. "Okay, friend, isasoli ko." At tumalikod na si Danica. Kinabukasan ng umaga, paglabas ng bedroom, sinilubong siya ng mababang bulaklak na nakakalat sa tapat ng pinto ng kanyang kwarto. "Anong palabas to? Galing sa romantikong Playboy," ani Danica. Pasikat na pagsikat ng araw, nandito na. Humingi ng permiso makapasok. Yun pala, ayan. May kadramahan din pala sa buhay ang bohemyong yun. Natawa si Mayumi. Malutong at matagal. "Oh, maligayang maligaya ka. Dahil ikaw ang nililigawan ni Lucas." Nakahalukip-kip at nangingiting tanong ni Danica. "I can't believe this. Pero totoo kaya itong mga ginagawa niya?" "Sa tingin ko, hindi gigising ng ganun kaagang mamang yon at di magkakandara pa sa panunuyo sa iyo kung palabas lang to. Pero ikaw pa rin makapagsasabit makakaramdam kung totoo nga ang feelings niya para sa iyo." "I want more proof, Danica." Nakangiting sabi niya. Nagluluto ng breakfast sa magkaibigan nang biglang dumating si Lucas kasama si Ferdy. May mga dalang pagkain ng mga ito. "Saan ang sunog? Bakit naglilipat yata kayo ng mga niluto niyo?" tanong ni Danica. "Dinalhan ko kayo ng breakfast para hindi na kayo magluto. I cooked it myself. Morcon, fried rice at chicken empanada, complete with lychee juice and hot milk. Pick your choice." Nagkatinginan sina Mayumi at Danica. "Nag-apply ka bang cook sa akin, Mr. Montiblanco?" Sarcastic na tanong ng dalaga. Pumorma lang mukha nito. "Don't be sarcastic, Regina. Nagpakahirap ako magluto ng almusal mo. Ganyan pa ang marinig ko sa'yo." Marunong palang magdamdam ang lalaking arugante sa loob-loob niya. Para hindi naman masayang ang effort ng binata, pinagsaluhan nila ang dalang breakfast nito. Nang makaalis na si Lucas, pinaliguan siya ng tukso ni Danica. "My God! Para kang prinsesa kung pagsilbihan niya, ha? Hindi pa ba ina-freeze yon para maniwala kang in love nga sa'y si Lucas Montiblanco? Malay ko kung ginagawa niya lang yan ng babaeng gusto niya maikama." "Sa tingin ko, hindi, Mayumi. Alam mo ba, nung makita ulit sila ni Janice at nag-flirt ulit ito sa kanya? Ikaw ang binanggit niya at sinabi niya ikaw na lang ang babaeng tatapos sa bachelor's days niya. Sinabi niya yon? Believe me." Nangiti si Mayumi, saka inubos ng lychee juice. Masarap siya magtimpla ng juice. "Siguro nga masarap na mapagsilbihan ni Lucas sa habang buhay." Makahulugan ang ngiting sabi niya. Aaminin niyang napakadaling mawala ng galit niya kay Lucas. Dahil nang mag-imbita ito mag-night swimming sila sa private beach ng Villa Royal, nagpa-unlock siya. "I apologize for being a brute yesterday. Kung galit pa ako sa iyo, sa palagay mo, kasama mo ako ngayon? Nasaktan lang siguro ang ego ko because you are so unreachable. At nainis akong isipin kung kailan ako naging seryoso sa feelings ko para sa isang babae, saka naman yata ako matuturn down. So, inaamin mo rin hindi ka naging seryoso sa mga previous girlfriends mo?" "Siguro, nainlove na rin ako before pero hindi katulad ng nararamdaman ko sa'yo. At gusto mong maniwala ako sa'yo. Dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo, Regina." Lumagok ng brandy si Mayumi. "Kung totoong seryoso ka nga sa feelings mo sa'kin, gusto ko malaman kung bakit. Ano nakita mo sa'kin na hindi mo nakita sa ibang babae?" "Marami. Pero ang importante roon, naramdaman ko when I first saw you. Hindi kaya na-challenge ka lang sa'kin?" "Partly, yes. But I fell in love with you at para maniwala ka, I am willing to marry you." Nagsunod-sunod ang lagok na ng alak upang kalabanin ang damdamin niyang gusto nang bumigay sa mga panunuyo ni Lucas. "Marriage? Totoo bang narinig niya yun mula rito? Kung naging pangit ako, kung naging maitim at naging isang simpleng babae lang, will you still love me and offer me marriage katulad ng ginagawa mo ngayon?" Saglit itong nag-isip. Tinitigan siya. "Bakit mo naitanong yan, Regina?" "Wala lang. Gusto ko lang malaman kung gaano ka kaseryoso sa akin at gusto ko rin marinig ang sagot mo with all honesty." "I will still love you and marry you, Regina. Kahit hindi ka naging maganda, kahit hindi ka naging successful businesswoman, kahit hindi ka naging somebody. Bakit noon pinagtatawanan mo ko at hindi mo lang pinapansin, Lucas?" Isusumbat sana niya. "Love me, Regina. Marry me. I've never wanted any woman in my life the way I want you now." Hindi na tuminag si Mayumi sa kinaupuan. Hanggang sa umakma si Lucas na hagan siya. Hinintay na lamang niya ang mga labi nito.
Nagpaubaya na siya at hindi lang basta nagpaubaya dahil tinugon na rin niya ang mga halik at yakap nito. Nagtagal pa sila sa beach, nag-swimming, uminom. Tipsy na siya kaya pinangkuna siya ng binata. Ngunit hindi siya sa sariling villa dinala ni Lucas, kundi sa villa ng twin brother nito. Hindi alam ni Mayumi kung dala yun ang epekto ng alak o dala ng damdamin para dito. Ni hindi siya tumutol nang dalhin siya nito sa bedroom. Anong gagawin mo, Lucas? Tanong niya nang ilapag siya nito sa malambot na kama. Ikukuha kita ng pamalit sa swimsuit mo, Rehina. Rehina? Tinawag mo akong Rehina? Oo, hindi ba't Rehina ang pangalan mo, sweetheart? Rehina, yeah, that's right. Matabil na si Mayumi dala ng epekto ng alak. Mayumi, I'm Mayumi. I'm singing in the rain. Kumanta pa siya. Here, magbihis ka. Iniabot sa akin ni Lucas ang isang t-shirt na isang pajama. I'll get you a cup of coffee. Pupunasan tuloy kita ng hot towel. Ngunit dahil mas gusto niyang humigana at ipikit ang mga mata, hindi niya napalitan ng basang swimsuit. Nagpa siya si Lucas na bihisa na siya. Ngunit nang mahubad nitong kanyang swimsuit, napuko ang pagkalalaki nito. Niyakap nitong hubad na katawan niya at tinagkan ang bawat bahagi niyon. Mula sa punong tenga, pababa sa kanyang tiyan. Parang walang kalakas-takas na nagpaubay na lamang si Mayumi. Tanging mahihinang ungol ang lumalabas sa kanyang bibig. He was very passionate this time. Bawat halik may paggalang, may pag-ibig. Gusto pa nga sana niyang tumutol ngunit naghuhumiyaw ang kanyang puso, isip at buong pagkatao. Gusto niyang madama ang pagmamahal ni Lucas. Gusto niyang maramdaman kung paanong ibigin ito. At habang dinadala siya ng binata sa kaluwalhatian, paulit-ulit itong sinasambit ang, I love you, Rehina. I love you. Sa kabila ng epekto ng alak, may mga luhang nagunahan sa magkabilang pisinang dalaga. Hindi yun dahil sa kirot na hatid ng unang pagpapaangkin, kundi dahil sa kaligayahang lumulunod sa kanya. Mahal nga siya ni Lucas. Minahal na rin siya ng lalaking matagal na nakatago sa kanyang puso. Masakit ba ang ulo mo? Tanong ng binata na mapasukan siyang kakagising pa lamang habang sapo niya ang ulo. Medyo. Hangover yan. Naparami ang nainom mo kagabi. Wait, I remember. Nasabi mo kagabi na Mayumi ang pangalan mo, hindi Rehina. Natigilan si Mayumi. Tinignan niya si Lucas. Siguro dapat niyang sabihin sa binatang totoo. Naipagkaloob na niyang sarili rito. Inamin na niyang damdamin dito. Kung magbabago ito ng isip pagkatapos na magtapat kung sino siyang talaga, at least naranasan niyang mahalin ito. Wala ka bang natatandang nakilala mong may pangalang Mayumi, Lucas? Kumunot ang noon ito. Nag-isip. 7 years ago, yung babaeng pinagtawanan niyo ni Janice? Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Mayumi? Rumihistro sa mga mata nito ang rekognisyon. Natatandaan na ba siya nito? Ikaw si Mayumi. Tumango lamang siya. Mayumi, galit ka pa ba sa akin? Planado ba itong muli nating pagkikita? Was it revenge? Agad na buo ang isang hinala sa isip ng binata. May pag-aalala na sa mukha nito. Matagal na hindi umimik ang dalaga. Mayumi, I'm sorry. Sabi ni Lucas habang lumalapit sa kanya. Yun ang mga panahong nakikipaglaro lang ako sa babae. Wala akong intensyong insultihin ka noon. You don't really know me. Hindi ako ang klase ng taong sumusukat ng pagkatao sa pamamagitan ng panlabas na anyo. I know you are a nice person kahit noon pa. Kaya nga nilapitan kita sa party ni May. In fact, nawalan ako ng gana kay Janice dahil sa nakikita kontrat niya sa'yo. Kung totoo yan, bakit pinagluan mo ko sa party? Natatandaan mo ba nung abutan mo ako ng vodka samantalang juice ang hiningi ko sa'yo? Forgive me, Mayumi. Hindi ko intensyong i-good time ka. Hindi ko lang talaga alam na hindi ka sanay uminom. Akala ko katulad ka ni Janice. Pilit tinaaninag ni Mayumi ang mga mata ni Lucas, ang sinseridad ng mga sinasabi nito. Now I understand. Kaya ka mailap. Kaya mo ako pinahihirapan dahil dala mo pa rin ang galit mo sa akin hanggang ngayon. Mapait na sabi nito at muling numayo sa kama. Kung sasabihin ko sa iyong minahal na kita noon pa, Lucas, would you believe me? Mabilis ang naging paglingon nito sa kanya. Sa kabila ng ginawa ko sa iyo, hindi ba napalitan ng galit ang feelings na iyon? May pag-aalinlangan ang tanong na iyon. Hindi mo ba naramdaman ang sagot ng katawan ko, Lucas? Kagabi, when we made love. Umaliwalas ang mukha ni Lucas. Pagkaway sinugod siya ng yakap nito at muling hinaggan. Oo nga, tagtanim siya ng sama ng loob kay Lucas doon, pero walang sama ng loob na hindi kayang takpan ng totoong pag-ibig. Hindi na itinuloy ni Lucas ang balak na pangingibang bansa dahil pagkalipas ng 2 buwan, itinakda ang kasal ng 2. Hindi na talaga mapipigilan ang binata kahit na magkasukob taon sila ng kakamal na silok
na more than 2 months pa lang kinagkakasal. Kahit si Janice hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Araw ng kasal, alas 4 ng hapon, sa Santuario de San Jose, 20 minutes nang late si Mayumi. Sila na lamang ni Danica ang hinihintay. Ano kaya nangyari sa bride mo, pare? Tanong ng best friend niyang si Delvin. On the way na raw sila, sabi niya kanina lang magkausap kami sa CP. Ngunit bigla siyang natakot. Paano kung di talaga darating si Mayumi? Sabi nito na magkausap sila kagabi, may sorpresa raw ito sa araw ng kasal nila. Baka ang hindi nito pagsipot sa kasal, ang sinasabi nitong sorpresa. Maya-maya may text message siyang natanggap. Huwag mo na akong hintayin. Hindi ako magpapakasal sa iyo, Lucas. Now or even. Ikaw naman magmumukhang katawa-tawa ngayon. Mayumi. Shocked si Lucas. Ito na nga bang kinatatakot niya? Pinagpawisan siya ng malapot. Tilingnan ang loob ng simbahan. Puno yun ng mga bisita, mga kamag-anak, kaibigan, mga kapwa villa owner sa Villarreal. Kung sasabihin niya hindi matutuloy ang kasal, isang malaking kahiyan yon para sa kanya. No, Mayumi, please. Nagbago na ako. Gusto ko nang iusin ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Hiyaw ng isip niya. Panay na panay ang punas niya ng pawis. Anong gagawin niya? No, hindi ito magagawa sa akin ni Mayumi. She loves me so much. Ngunit paano kung pinaghigantihan nga lang talaga niya to? Ito na siguro ang parusa sa mga kalokohan niya noon. Devlin, bulong niya sa kaibigan. Bakit pare? Anong problema? I'm afraid hindi matutuloy ang kasal. Ikaw na mag-announce. Hindi ko kaya. But why? Litong tanong nito. She's not coming. What? Tumalikod na si Lucas. Tungo ang ulo. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Sweetheart, I'm sorry. May nangyari lang kasi. May nakita kaming batang nabundol at tinakbuhan. Dinala namin siya sa ospital. Pakisabi sa mga bisita natin na pasensya na sila. Pero parating na kami ngayon. Si Mayumi. Napasuntok siya sa hangin. Gusto niyang magsisigaw sa tuwa. Si Devlin ang gumawa ng announcement na magkakaroon ng konting delay sa kasal. At nakita ni Lucas na ang tumalilis si Janice sa tungo ang ulo. Siya ang nag-text message kanina. Nakita mo na, Devlin? I will marry the most beautiful woman on earth. May kagandahan si Mayumi na sanay noon pa kan nakita. Kuminsan, gusto kong isipin I don't deserve her. Maya-maya natanaw na niya ang kotseng kinalululanan ni Mayumi. Agad niya itong sinilubong at sinugod ng yakap. Thank you, Mayumi, for giving me a chance. Bakit? Akala mo ba hindi na ako darating? Medyo. Malambing na kinurot siya nito sa dibdib. Kahit na playboy ka pa noon, minahal na kita. Ngayon pa kayang pinatanayin mo sa akin marunong kang magmahal? At inabot ni Mayumi ng halik ng mga labi ni Lucas na tinugon nito ng mahigpit na yakap. I love you, Mayumi. Bulong nito. Kitang-kita sa mga matang kaligayahan. Ang tunay na pag-ibig walang pinipiling anyo o itsura sapagkat puso nang didikta kung sinong mamahalin natin. Hindi ang mata na tayong panglabas lang ang nakikita. Ika nga buksan mo ang iyong puso at doon makikita mo ang taong nakalaan para sa iyo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.